kumpo, yung kumpunan ng Boom Esports dito, yung kailangan bumawi talaga ng Blackhawks. Kailangan nilang bumawi talaga. Kumbaga, masasabi natin, hindi naman natin sinisisi si Palos. Siguro, masasabi natin, kailangan niya mag-step up. Kasi kita mo naman si Abed, nagpe-perform. Even yung mga support, di ba? Ang ganda ng galawan. Gabi, ganun din naman. So, correct. Si Palos yung masasabi natin parang semi-weakest link pagdating sa Blacklist. Kasi sobrang anti-climatic nung pagkatalo nila eh. Napitas lang si Luna sa mid. And syempre, kung ikaw Blacklist, di kayo makalaban. And if you're Blacklist, wag na nila i-overthink. Pinaka the best option na lang kasi talaga nila dito is bumawi na lang, bumounce back dito sa game number 2. Siguro kalimutan na mag-move on na dun sa game 1. No? Pili mo maglo-Luna ulit to? May Shadow Demon. I guess okay lang, redemption. Pwede, diba? No? Pwede para naman. At least maibawi niya yung performance niya dito kung saan. Oh, kailangan niya ng ano, ma-redeem yung sarili niya dahil nga sa performance niya game number 1. So, Tiny binan na dito ng Blacklist. Na-respect ba nila? Parang grabe, grabe kasi yung performance kanina. And, not to mention, Jay, hindi lang kasi Tiny offlane ang gumagawa nito. Ay, sa buong option gumagamit. Option na nila yun eh. Mid, post 4, post 3. Si Isla Thames, B0 din yan. Si mid din naman yung magiging... Siguro snatch pick na rin in a way for Blacklist kasi spammer si MGZ ng ano eh ng Crystal Maiden, tama? Siguro Chen maybe for Blacklist, what do you think? Chen ano sa narito? Beastmaster later since on. Since open, no? Oo. Pero nabigyan na kasi yung Chen nila eh. Durug sila nun eh, nag-Chen sila eh. Nagawa ng sagot ng kalaban nila nun eh. Kasi baka laban, Tundra. Nalala ko na Tundra. Yeah. Talo sila sa Tundra nun. Siguro baka mag-pick lang dito. Ay hindi, binan nila yung kung ko eh. Kasi yun yung mga pares dito. Miranda lang siguro ulit. Tegis, okay. Parang ano? Parang CIS support duo, Shadow Demon, Tegis, no? Favorite ng mga si ano, Eastern European eh. Si Save. Si Save, Boy Tegis. Boy Tegis yun. Primal, nila ng Primal. Magandang opening for Blacklist kasi dalawa naman yung gumagamit dito sa side ng Blacklist. Parang kanina, yung DK, sobrang flex, di ba? I like this, ha? Kung gusto ng Boom Esports ng Fire with Fire, Fire din iyaano ng ano dito, di ba? Boom. Blacklist. Kasi mukhang magpa-fast-paced tempo din sila ng laruan dito kung sakali. Ang natitirang offlane nilang for Boom is, ano ba? Ban natin offlane pala! Kaya pala pinik din nila yung Primal Beast dito. Inagahan na, no? DK Timber Center yung nakaban eh. Tapos yung... Brewmaster, maybe. Faceless Boy din ni Palos na ban out na din. I think Brewmaster na lang yung para mag-benefit sa lane ni Rubik eh. Uh-huh. Ano pa ba yung pwede nilang open? Sa Axe, maybe, out of nowhere. Pero hindi siya pang so tingin mo, Blacklist si Abed na yung gagamit. Hindi pa sure. Hindi pa sure. Pwedeng hero din ni Gabi kasi ito eh. Like kanina, nag-adjust sila, di ba? Sa Dragonite pick. May chance pa ba Blacklist pag nanalo Blacklist dito, boss dude, boss dude? Basta manalo, meron pa yung mga remaining matches nila, kailangan panalo na. Manalo na, 2-0 na. Kasi kung hindi guys, group A, group B, apat na teams po yung matatanggal na. Uh-huh. Bal 8 teams total. Then, 4 teams pero each group. Pero yung nagkakamali, 1-3 na yata Blacklist eh. Oo, oh, 1-3. So, top. If ma-0 to sila dito, mag 1-5 pa. Pero, okay pa sa 2-4. Okay pa sa 2-4 okay talaga. Sa 2-4. Medyo, epas pa. Epas pa yun. Epas pa yun. So, pinaka-the best talaga, manalo na eh. Kaso, nasan ba sila? Group B, Group of Hell. Group of Hell talaga. Isip mo, Aurora nga, na-survive nila yung mga araw na all one sila, di ba? Uh-huh. So, masabi natin, Aurora yung parang medyo talagang... Grabe naman si kuya mo sa Tanik kasi. Tapos ngayon, even Savage nag-perform, sabi ng mga iba, bapag dumating si Savage, muwi na na hindi. Gaganahan yun, syempre, pambihira. Hindi pwedeng ganito. Isipin mo, carry din yun, bata yun. Tapos, bata ka pa rin naman. So, syempre, kung ikaw, ayaw mo magpatalo. Pero, syempre, props kay Satanic na, while wala nga dito si Savage, nag-standing siya, diba? Eh, nagpe-perform. So, let's see. Ubus na. Ubus si oras, ha? Hindi, tagal. Magdus, pinili nila rito, okay? Alright, sabi susundan nila LS. LS na yan, iya pa. Oh, LS, tingin ko. Pest bomb combo, empower, di ba? Or S-Ben lang ulit, what do you think? Pwede. Pero may purge. Yan kung na. LS, may purge, pero may impest ka naman. So, medyo safe. What do you think, Morphling? Para sa boom? Oo. Oh, di ba? Morphling. Champion? Eh, B0 ni pa kasi yan eh. Matik yan. Pang closeout daw, kung sakali. Kumbaga, kahit walang synergy, nakikita naman natin lagi to, Jay, na may Magnus, pero yung carry, range. Hindi naman totally dapat, pag pumika na Magnus, melee talaga dapat yung carry mo. Para... Parang,
parang Templar lang din siya in a way kasi refraction sa may empower ka. Iba pa rin yung may Glivy, yes, yes. 'Di ba na yun nga yung purpose dito nung empower, pero yung additional damage pa rin naman na napo-provide nun. Laking bagay pa rin, especially sa Morphling na naka-full agi, 'di ba? Yep. Pure and, ano talaga, pure damage. And syempre guys, Pakas, isa sa mga favorite heroes din niya. Eh, pasok nga lang sa ano natin yan. Pasok sa top 3 natin. Sa top 3 yan. Sa Morphling, patay lagi sa... Patay. Sa hindi, level 1. Malay mo, nagbago na. Oo. Malay mo, nagbago na si Pakas dito. Support pick ng Blacklist. Potential carry na rin. Para hindi pakita yung Primal Beast nila, Jay. Aha. Uh-huh. Pwedeng carry na kay Parlos. Ano, magluluna ba ulit sa Larito? What do you think? Or AM? What do you think AM? PL. Think ko PL game ata to, Jay. Hindi ba PL game to for Blacklist? Hindi man natinap yung AOE dito. Kasi kung ano to, sila Watson, matik PL na ipipick dito. Kasi eh. Hindi ko na nakita si Palos gumamit. Ayun lang. Sobrang tagal na natin hindi nakikita si Palos gumamit ng PL. Kahit exit time pa, parang wala ata siyang PL game. Pero hindi, kasi kung carry player ka. Baka mabigla. Ba't naman siya Toro kung ano yung pinipick ka, hindi natin nakikita, di ba? Kung carry player ka kasi, kung ano yung confident ka, pipick mo. So wala tayong ganun eh. Sino ba carry natin na ganun overall? Wala eh. Si Raven ata last time. Hindi rin ba? TB ano din yun, mga... Nasa bagay. TB Luna, ano din yun eh, faceless void eh. So tingnan nga natin, 4 pick ng Blacklist. Gabi siguro kasi nag-windrunner siya noon, nag-udodoom. Sa bagay. Nag-nightstalker, na-carry ha, di ba? Ah, okay. Gabi iba. Siguro. So, PL, ang maganda dito, PL, AM, LS kasi pangit eh. Cuckoo. Alchemist, okay, ito makes sense. Yan. Timing, pero ano to ha, may, timing bomb. Kumaga, ticking time bomb. Ticking time bomb nga, pag tumagal, LS na nyo na sa boom, syempre Morphling against Alke, alam naman natin yan. Pero depende, pag sobrang overpump naman by Alke yung Morphling, syempre mananali yung Morphling. Pero I think magandang idea to for Blacklist na nag-alchemist. Kasi ang hirap talaga pumikit ng carry. Hindi ka pwede mag-LS. Hindi ka pwede mag-gyro. Sabi nga natin yung AM, PL. Yung AM kasi malulugi sa lane. Yung PL naman, never na natin nakita yung palo. So, goods lang to. Itong alchemist. So, ang kulang nalang bali dito ng Boom Esports is pang mid lane nila. No? Meanwhile, para sa Blacklist, depende pa yung primal. Kung saan nila ilalagay. Ganda ng raid nila, oh. Bilang nila yung Doom. Kailangan eh, Morphling ka. One Doom ka lang, tapos ka na eh. Even kay Magno, sulit din. Pag dinoom mo siya, wala na yung threat na... Doom Enigma. Ayaw nilang maano rito, yung strat na may mga Black Hole, Kineme, Doom, Chrono, binan na talaga. So, pack binan ng Blacklist. Ano magiging hero ni Isla Teams dito later? Parang Ember Void. Yun na mga open, Ember Void. What do you think Storm for Abed? Ilabas na dito. Storm for Abed or Ember Void. Ember Void Storm. Pili ko yun lang. Ember Void Storm for Abed. Or yun na lang. Depende kung adjust talaga nila yung Primal Beast to mid. Eh kung adjust nila yun, ano magiging hero niya rito? Bro? Nice talker, okay. So, in-adjust nga nila talaga yung Primal Beast to middle lane to Abed. And syempre, isa sa mga best hero ni Gabi to ngayon. Yep. Itong Night Stalker off lane. Kaya pinag-usapan natin siya as carry na with NS. Diba? Ayun. Ito, lumabas. Lumabas as off lane nga for Gabi. So, ikaw boom dito, wala na kayong oras. Sa 10 seconds na lang to, Jay. Yep. Pero ngayon, naka-plano naman na sila dyan. And for slot Razor temps. Ata to, maganda eh. For boom, what do you think Razor? Malamal Rini. Ganda ng Razor, puro melee to, tatlong melee to, Jay. Or Viper. Viper, ano nga talaga stable to, Razor? Hero lang. Earth ayun, Spirit no? Mid. Force Latems. Ganda ng hugot dun bigla, no? Bessel Carrier ang kailangan nila rito, tas uh-huh. Bagdus offlane, okay? For out. Drop-wise, ayaw po, me. How about you? Drop-wise. I go for... Hindi, gusto ko yung timing ng ano eh, Blacklist. So, I go for Blacklist. Sa second night time, no? 15 minutes. Mm-hmm. Tama. Tapos doon na may Radiant's Dagger. Yung... Correct. Alke. 10 minutes... Ay, hindi. 15 to 19 minutes, doon na siya may Blink Dagger. Tapos sakto night time yun eh. Kung mayaman. Kung mayaman, syempre huwag natin disregards na pre-farm agad siya. Blacklist ulit ako. Blacklist ako dito, game number 2. Hindi, sakto yun sa second night time feeling ko. Yung Dagger Radiance. Ah, ang galing niya na, Jules Mio, tsaka J-Magic ah. Nagkaroon ng mga ano ah. Oh, kasama mo na, duration lang, para mabawasan utang mo. Mapagano lang. Mapagano lang. First 10 ako, Blacklist. Oh. Oh. Sige, oh, sige, sige. Oh, first 10 Blacklist. Oh, duration. Oh, duration. Duration.
Ikaw magbigay. Magbigay? Hmm. 41. Under. Under? Oh, under. Magkano ko? Magkano ko? 4H. Yan. So, ito nga, guys. Guys, sa atuang mga tropang Bisayawa ko ni Chiyawa dyan, tanaw na mo sa atuang Bisaya coverage, guys. We have Chiquito, Bench, and also Alex sa mga tropa natin dyan. Gusto manood ng Bisaya Dota 2 action, ato na Bisdak Nation, punta lang sa official, and Bisdak Nation naman din sa YouTube. So game time na tayo, kailangan nang bumawi dito ng blacklist, hindi sobrang, dapat na pag sila na 0-2 dito, yung chance nila malaglag dito sa Elite League, sobrang taas na ng chance. Yeah. Kailangan nila yung mga remaining matches talagang pull 2-0 na para parang pantay-breaker na lang yung habol nila pag ganun eh. Siyempre, alam may asa yung kapalaran nyo sa tiebreaker. And mag-refresh ka muna with The Armory. Check out The Armory Summer Collection para sama-sama tayo mag-refresh ngayong mainit na panahon. Check out lang, guys, ang The Armory Shopee or message sa The Armory Facebook page. Ayan. Siyempre, meron din tayong Telegram. Guys, join our Telegram group at abangan, may mga parapol tayo dyan madalas. Kaya kung gusto nyo manalo, sumali lang sa Telegram group natin. And syempre, ipipin comment naman na direct yan. So, let's go! Mm-hmm. Dito sa game number 2. Direct, mamaya, kumigagawa pa dyan, syempre, last hit and denies. Yan. So, this time, Boom Esports naman yung maglalaro sa gawing Radiant side and Blacklist naman sa kabilang dako, no? Sa Dark side dito. MJZ playing Shadow Demon, abid nga sa kanyang Primal Beast, Bakas dito sa kanyang Morphling, and shoutout kay Baby Ama. Siyempre. And Sir Jeff, paalis nung background song. Thank you. And last hit and denies. Maraming salamat pa. Sige lang. No problem yan. So, nakapaglagay ng vision pero late so, Jay. Ah, may plano. May planong maitim ang blacklist dito, Jay. Especially, gabi naman kahit pa paano. Oh, lamang-lamang sila eh. LS. Siyempre, pag night time talaga, matik yan. Sino mauli nila? Morphling? Na, kasi kung ikaw Morphling dito, ayun lang, lumabas sa sud. So, nakita sila ni Pakas yep. dito. Once ma-break lang, nandun na rin yung Observer Wards, marireveal sila dyan eh. Tsaka ang hirap din i-approach ng high ground. For sure, waveform yung skill niyan, Julius. Hindi, third skill. Kung mapapasama, di ba? Hindi, naglagay na agad siya. Naglagay na agad. Oo, naglagay na. Kaya nga kung napatay nila yun, it's okay. So, 2-4-2 bounty rin sila naman tayo. Walang lumamang, walang nakalugi, wala rin first blood. Nakita naman yung live odds natin, guys. Medyo liyamahado pa yung blacklist dito. Hindi, yamahado naman talaga. Boom. Bago mag-start din sa series na. Pero hindi naman ganun totally kalayo. Siyempre, saktuan lang. Congrats sa mga yumolo sa Boom, siyempre. Hindi mo maiwasan yun na meron pa rin naman, siyempre, Boom na may mga fans tayo dyan. Lalo mga SA, di ba? So, for Abed, makakatapat niya nga dito si Mr. Slatem sa kanyang Earth Spirit. It's been a while, Julius, na nagkas tayo dito na nakakita ulit tayo. Earth Spirit. Pili lang kasi mga player dito na na kumuha nga ng Earth Spirit, di ba? Ako pinakadabis ato nakita yung Earth Spirit. So, parang yung Silent Link, yung kay Team. Ay, kay Crit. Grabe si Crit. Walang yaya. Pero as a support. Pero walang yaya siya. Mm-hmm. Grabe siya mag-Earth Spirit. Sila naman kasi nila teams nun di ba? Jerax, tsaka siya. Yung mga Earth Spirit Lords. Pero ngayon kasi, secret. Siya lang, so far, siya palang gumagamit yan. Si Teams pala ang hindi ko na nakitang nag-Earth Spirit ulit, no? Hindi ba, teteran mo kasi yun yung opening mo, kailangan range eh. Exacto, favor yun. Lalo, syempre, ano ba si Amar? Viper, Razor. Ano yung mga hero nun eh. Di ba? So, beneficial na sobra yung mga ganung position for mo. So, sa ating opening frame, kita nyo naman yung last hit dito ni Abed. 5-3 agad versus 4-0. Pinos mo rin Tegas, D. Mm-hmm. Kala ko kasi, syempre, Shadow Demon, madalas sa, di ba? 4. Yeah. So, mag-i-stack, syempre. Pinalakas nila yung lane nung baba. Okay. Babalik naman dito si Abed. Thanks to that onslaught. Gagamitan niya nga agad ng trample agad dito sa Slatems. Pero Slatems not bothered dito dun sa damage na yun, no? Sinabayan niya lang din ang hampasan, eh. Hindi, ang madaya kasi sa Earth Spirit, kahit dalawang bracer lang item mo, so 1k na buhay mo. Napakataas ng STR niya kasing heroes yun. Sulit, no? True. And paka sa bottom lane, tingin ko pagdating mga 5 minutes, medyo mahirapan siya. Pero top lane natin, hindi natin nakita, nakuha nga rito si MJZ and that first blood natin sa atin ng 1x bet. Mas pinalaking welcome bonus 7,800. Basta gamitin ng promo code namin na Quinic all caps, message lang po sa Quinic page. Hindi natin nakita, no, pero nabigyan dito. Sa bagay, lakas din pala ng killing potential sa tap pala. Parang pansin ko lagi sa Boom, yung offline nila parang laging papatayan, no? Kanina tayo ni Rubik, ngayon naman Magnus Rubik. Eh, batiin ko lang yung dating tropa, kapitbahay namin dati, ha. Balagtas brother, si Boss Popo, at saka si Boss Patrick. Eh, napin sa Balagtas family.
Shoutout. Ingat always mga boss dyan. Ano. Maganda naman dito, kahit sabihin natin mamatay na mamatay sa MGC. Basta okay yung farm ni Palos. Ayun na nga, speaking of Palos. And look at that skewer, Palos. Managed to drag. Dito ba, na-manage ni Eilish madrag, ano? Ito si Palos. Try niya lumaban. Pwede ma-outplay niya yung pass. Ooh. Pero Palos wants to survive. That's why binigay na lang niya. Naghati sila doon, Julius. Pero dalawa sila dito. Dalawa yan. Kaya. Hindi, sayang. Pulang. Pero nice. Bait by Palos. Uh-huh. Kala nila mapapatay nila pero may stick kasi si Palos. Na-outplay. Yun yung Palos na gusto natin makita dito. No? Ayun, pero nabigla. Pasok kasi yan. Pasok sa top 10. Top 3 more playing natin yan. Top 1 yan. Number 1, Pakas. Pakas. Number 2, Jim Park. Oo, diba? Yung number 3, nakalimutan ko na eh. Oo, pero pasok ka yan. Pakas, masyado ka greedy ha. Hindi mo alam, naglalagay agad ng peer agad dyan si NS. Yan yung build ngayon dyan. Sumusubra ka na eh. Sumusubra ka na nga agad. So for Abed naman dito, goods last hit para sa kanya. Gabi meanwhile dito sa may bottom lane yun nga, kuha lang nila ng kill kay Pakas. Ayun lang. Pero may bawi naman ata. Wag naman. Gabi. Hindi mo nabot yan, Kuis. Kuis, di mo nabot yan, Kuis. Si Mana Nova, okay na yun. Si Teams, may tower armor naman siya dito. So, ay, inaabot pa rin. So, nakabawi pa rin si Pakas. Agad. Ano ba naman yun? Naku, Gabi, kailangan mo mag-ingat, ha? Easy ka lang, wala pa support. Pagbalik na, may salve na yan. Oo, hintayin mo, Gabi. Hintayin mo na yung salve mo. Huwag na greedy. Bili mo ako salve. Nakalamang na kayo, huwag na kayong magbabawi dyan sa bottom lane. Kasi pag natiis lang ni Gabi, tapos nagabi, hawak niya na yun, eh. Ayun, hindi niya natiis. Hindi natiis. Kinamatis ang pagpatay sa Enes. Ayun lang. Parang napaghanda ba yung pagpatay ni Pakas dito? Namatay siya, tapos dalawang kill nakuha niya. What? Sayang, gusto pa naman remote dito ni Mr. Abed, ano, sa bottom lane. Pero, bounty. Nakuha ba ni Abed? Ah, nakuha ka nakuha ni niya, Abed. Nakuha niya. Ito middle lane, parm lang din. Mm. Parman, pero... Dito natin makikita kung sino yung unang magro-rotate. Kasi ito, dalawang heroes na to. Walang manginitay na big spell to, Jay. Kahit walang mga ulti to, kahit pumatay na ito eh. Nagtinipa lang siya dito. Wala naman dun yung aggro for Abed, so hindi siya ma-right-click ng tower dyan. Last hit ni Palos, 21 and 4. Very stable naman siya to stopping versus dito nga kay Morpling. Kaibahan lang, namatay si Mor, pero yung bawi nga, Julius, like you pointed out kanina. Kabawi. Dalawa, no? Parating na kasi sa din na Night Stalker. Eh, pares pa ata yun, solo kill. Ay ano, wala siyang ka-share. Na meron, pares. Sa CM, nung sa Night Stalker na. Meron yun, konti. Pero, this time, may pulverize na ba? Yup, naunahan niya kasi nag-level 6 to, ano? Kaso may teleportation ka from the Rubik, left nandun. Pero buti lang yung aggro ng tower nandun. Abed, very fine! Abed, no! Abed! Huwag naman. Abed, huwag naman! Ako, uy! Buti nag-mess up! Buti na lang! Nataran tayo yung spirit. Okay na yun, Abed. Okay na yun. Uh-huh. Pero 6 minutes pa. And he has peace boots, kaya ano eh, mobility niya dito, medyo paspas. So, pero yung power run natin dito, i-give up na. Unless makontest ni Teams, pero wala na. Mapupunta na to kay Earth Spirit. And ano yung run natin? Hindi ko masyado makita. Sinecure na Rubik eh. Pero Abed, gusto niya kumontest. And shield room pa nga to. Swerte, no? First lot attempts. Tingin mo sa ang lane kay Palos. Direct escape mo nga. Baka hindi na yung camera natin eh. And ito mga kaibigan, Abed. Kita ka lang mandit si Night. Kaso na dumay health nung Shadow Demon. Naliligaw yung cameraman. Escape mo na lang, escape. Pili mo na escape dyan. Hindi, automatic yan. Yan. Focus tayo dyan sa pass. Naku, delikado si Abid. Naka-magnetize na yan, Julius. Kung kanina nakawala siya, this time mukhang walang chance. Isa pang one bato. One more right click and natapalan niya ng bato. Kaso tanky. Isa pang bato. And may magic stick. Mabibait-bait. Abid, nabuhay pa kasi Abid. Kinapos yung bato dito na Earth Spirit. And Abid, uwi na naman siya. Ang masabi ko lang, ding ang bato. Ding ang bato. Buhay pa naman siya rito. Pero, super early aggression sa side ng boom dito, Jay. Ako po. MGZ. And eto na nga, yung kill potential. So, kung di nila dali si Abed, yung agent na lang, Julius, ang makukuha dito, no? Agent. Another one in the bag for Boom Esports. This is gonna be Panda taking MJC's life, ano? Ayun lang. Hindi, warded eh. Pero alam naman ni MJC yan, na matik na warded na doon sa uphill na yun. Pwede niya edward later on. Or, tatambayan ng ano to, tatambayan ng boom yun. Pwede na kasi tambayin yun. Pero first night time to for Gabi. Ito na nga at mag-a-attempt sila. Wants to kill Pakas nga mga kaibigan. He has strength up. Hindi naman nila masyadong ibubully Julius. Pero habang nangyari yun, Jay,
may namatay. Aha. Uh-huh. And that's Panda. Ay naman, may kuwang kill si Abby dito. Napalubog nila at least Earth Spirit, pero wala silang plano, no? Since wala namang pulverize. Yep. Naku, pero RP. Pinatay. Pinatay ng... Nagkatitigan na lang kami ni Sir Jules. Hindi natin nakita. Late na eh. Basta pag libo to camera, pinatay. And Palos, namatay nga rito. Hindi, pero okay lang yan. Mayaman pa rin naman si Palos. Mayaman. Payaman pa rin. Oh, payaman pa rin naman. Gusto lang umuwi for perfect mana, perfect buhay, di ba? Paki-chemical rage pa, no? DCP mo. Rolling boulder. Inabot pa si Team Stone, ano? Na-angulan. And that's the waveform. Para kay Paka, securing the kill. Nakaano pala siya dito. Amplify damage, eh. Naku, nahihito pa. Aabot pa yating Earth Spirit dyan, ha? Pero TP away. Where's the rolling boulder? Putik na. Okay lang, Abe. Munti ka na. Uh-huh. Hindi pwede yung ganitong edition for Blacklist. Dyan, naka-Dota TV tayo, di ba? Change mo nga yung cameraman natin after this. Pakas? Kaya to, Julius? Kaya ba? Buti na lang, may gab-gab sila. Pero umabot straight up this time. Nice! Nice one, Gabby. Hindi umabot. Ba't nag-cheer ka? Easy ka lang. Antay dito. Masyadong halata. Masyadong halata. Uy, 10 kills ko pala. Lugi pala ako. Aking lalawa. Ikaw na lapat sila. Oo nga pala. 1-inch bet ka pala to. Oo nga. 10 kills ka ka dyan. Baka sabihin mo kasi. Pwede na ako sa 600 pala. Easy ka lang. Yomo nung... Uy, anong bibili na ito? Ba't naka-lactrate ito? Anong bibili niya mamaya dyan? Uggs, maybe? Hindi ko sure eh. Kung anong bibili niya sa lactrate eh. Pero ang yaman din kasi pala ng ano rito, Magnus. Ba't ganun lagi performance na ito ni Eilich, no? Mm. Ganda sobre, oh. Kanina yaman. Kasi, yung lane niya kay Palos. Lugi si Palos. Ngayon naman, okay. Nakadaling isa. Na-beat ni Palos kanina, yun yung solid performance nila sa lane together with MJZ, di ba? Pero this time naman, okay pa yan. Talagang may malaki naman chance na mabigyan si Palos sa lane at least once, eh. Pero, importante, hindi siya ulit mamatay. Pero, grabe naman si Pakas. ROI na 4 teams eh. Nadi word pa. And ito, Palos gonna be spotted. Panda, nag-aantay ng teammate. Naku po, Earth Spirit pa yung paparating. Wala kayo chemical reach pa. Meron. Pero wala pa, hindi pa nakagamit. So, shoot yung damage. Kailangan yata nila dito ng Magnus. Stunt na tama naman. Palos, nandito yung health. MJZ, they need one, at least one more hero para nga mabigyan ng punishment dito yung side. And boom, Panda will fall. Sobra. Hindi yung ano, nag-react yung Magnus nun. I'm surprised na hindi siya sumama. Tinik niya yung tower, Jay. Parang sabi niya, kaya niya na ba yan? Tower na lang ako. Pero buti yung ganda ng backup sa kanila dito. And may chemical rage nga dun si Palos. Teams will die. Pero I think enough yata yung consumable niya dito. Medyo malalim na yan. Slot teams, abuso. Sumobra para naman. Para sa part ng Earth Spirit. Gusto niya sana patayin si Teams eh. No? Killable naman. Mm. Pero Teams kasi, na-microbe pa siya rito. And all 6 nga score natin dito. Looking good again sa Blacklist J. Medyo nakakabawi-bawi after ng mga audition nung early. Yeah. 6-6 tayo on the board. Itong si Eilich going for Blink Dagger. Hold niya lang muna yung alacrity niya, Julius. Mm-hmm. Mamaya, siguro Uggs maybe. Yung talaga magiging root ng item niya na yun eh. And Abid, yun lang si Abid. Medyo napanish no? After nung beautiful ano niya rito sa mid, sunod-sunod siya namatay. Ang kagandahan naman dyan, still Abid, ahead pa rin naman siya sa Earth Spirit kasi medyo gumalaw yung Earth Spirit and late sa kanya na stable lang kapag firm eh. Ah. Papa na yung ikot ni ES eh. And ito na nga. Regions will be completed. Si Palos. Mas inuna niya evasion. No? Kukulit, yeah. Sabi ni Palos, ang kukulit nyo. Kanina nyo pa ako pinapatay. So kailangan niya at least magmintis. Walang 11 minutes. Ayun na burst. It's daytime. So mababurst nga dito mga kaibigan yung Night Stalker. Tatry sana sumubok humelp ulit na ng Blacklist pero hindi na sila umabot sa buhay ni Gabby. From middle lane. Ito pa, kung sakali. Tipid nung onslaught na yun, no? Konti na lang nun. Hindi, Nadrag eh. Hindi, ayaw lang ni Sagad din ni Abid. Hindi naman daw siya mamatay. Pero hindi na rin ang go dito sila, Abid. Kukunat niya, eh. Brusco Brothers, eh. Naku, sa team mo, maganda ba itong ginagawa ni MJC? Fresh ward, kakalapag lang ni Teams. Madede ward pa. Hindi, MJC pala, sorry. And Teams, nandito na rin naman na. Nandun yung slope. And co-confirm ni Abid yung kill using the onslaught trample. So, minus one yung side ng Boom Esports. Pwede yata yung bottom lane pagdiskitahan. Julius, tingin mo. Mahirap. Mid na lang. Mid na lang daw. Mas malapit. Ano? Sila Eilich nandito. Palo showing himself. May Blink Dagger na. Paparating na dito kay Eilich. And nabuhusit yung suit ni Abid. Lumabas. Nakita si Slatems. There's the slow given by Tekis.
Trample and gagamit nga ng plate mail, pero low HP si Abed, so ayaw niya munang kulitin. Ito ang si Slatems, ano? Rage is completed na. Ay, pero nalit. Tatama pa rin naman yung spawn and acid reflux. Mga kaibigan, will hit. So, dalawa sila mabibigyan. And galit na nga rito si Mang si Gabby. Pero may napita sa mga bottom lane. Okay lang, tatlo naman. Okay naman. Nice nila, trade, diba? Nice trade. And syempre, first 10 kills natin. Atid sa atin ng 1x tracker. Nakuha nga ng Blacklist. 3H. Tapos kung under pa, 2H. Ako naman. Nakabawas na naman ang utang, walang hiya. Pero ito, maganda to for Blacklist ha. Isipin mo, even Palos, nandun siya. Pati Gabby, pinaibman nila. Sabi nila, masyado na kay Mang. Uy, DRP! Pero na RP silang dalawa. Nice. What a counter by MJZ naman dun. Gamit yung palubog, Julius. Yep. Pero manglalaban pa ba? Hindi na. Nawala ni Gabby J. Yep. Okay na yun. Sulit. And yung Dark Ascension na yun, masabi natin na sobrang worth it. Nakapag-take sila ng 3 kills, tapos 1 minute 30 seconds na lang, night time na ulit tayo. Tapos nagamit pa yung RP. So, yun na nga. After 1 minute, pwede mang go dito yung Blacklist, Jay. Uh-huh. Beautiful RP, pero yung counter ni MJZ, no? Si MJZ. Ganda nung decision niya, nilubog niya yung Magnus, hindi yung ano, no? Agad-agad. Oo. Kasi kung kakampi niya, matik may skewer pa rin eh. So ngayon 2k advantage for Blacklist. Kailangan ano lang, ganito lang, 'di ba? Wag lang talaga. Kadalasan yung kinakatalo nila, sila rin mismo yung nagiging cause eh. Ay naging dahilan eh, 'di ba? Sila nagiging dahilan. Ayun, ito na nga, wagers open, 14 minutes. Sa top, speaking of 14 minutes, andun nga yung Wisdom Rune. Slot attempts yung kukuha para sa side ng Boom and Gabby naman sa Blacklist. Surprisingly ha, without ano rito, Jay, without RP, pasiga pa rin dito yung Boom, no? Sabagay, may 1 minute window pa kayo, walang ulti si Night Stalker, umaga pa rin. Paggabi kasi, dun may advantage yung Blacklist dito. Yep. Itong problema sa Earth Spirit na hindi totally nag-shine sa early, after laning phase. Kailangan mo ata maghanap minders dyan? Para hindi siya magsiscale eh. Tapos, yung vessel niya dito, remember, isa na lang laman yan. So, once magamit niya yan, tapos hindi pa sila nakakuha ng kill. Wow. Eagles. Hindi, kailangan, pumamatay naman siya. May ayun, suwelo. Ayun, gusto mo ba yun, di ba? Oo, hindi mo gusto yun. At least ka ngayon, no, yung logic behind Spirit Vessel. Dati kasi, pag nakapatay lang. Pag nakapatay ka lang. Ngayon, pag namatay ka, at least may isa. May isa. Pakonsuelo. Pakonsuelo. Pakonsuelo nga. Consolation, ano. So, ito na nga, Jay, gabi na. Oh. Eh, nag-group up na rito yung side ng Blacklist sa may bottom lane. And Teams and Panda, nagkasalubungan na para mag-tropa lang. Hindi naman na sila magkakapatayan. Pero maganda ito for Blacklist. So, sobrang payaman na si Palos dito. I think 15 minutes, dagan na si Palos dito. Yeah. Radiance BKB, sabi mo nga kanina, di ba? 15 minutes, gabi. Timing ng Radiance Dagger. Ito na yun, Jay. Yan na nga yun. I told you. You told me? Yes. Promise yan. May replay. Oh, promise mo yan. Promise. Sige, promise ka na lang. So, agilims kayo, bubuyin dito ni Eilich. I'm not sure kung kailan siya right timing bilhin, Jay. Kasi minsan, yung mga nag-agilims, kahit sobrang bilis mo nabili. Pero tutuloy na yan. Nandiyan eh. Dalawang component na yung nabili mo. Ang talong na lang kung pa-cancel mo po ba? Kung mag-pay off. Yan. Siyempre, hindi naman laging pag bumili ka ng one miss RP, mahirapan sila eh, no? Kailangan pasok yung RP. Yung magnetize naman, madali naman yung i-pull off eh. Pop mo lang naman yun, walang problema eh. Pero kung may sasama mo siya together with the RP, ibang usapan yun. Yep. And eto na nga. Makita nila, alam nila nandito nag-off si Eilish. Nag-off na ng Radiance, eto ang si Palos. Naispatan nila si Eilish. Nandun naman yung RP, onto Palos. Pero kaya-kaya nila to. Nasa tier 1 tower ha, yung site ng Blacklist. Pero with the Dark Ascension niya dito, Gabby, yung Silence, Palos will die. Actually, hindi pa. Nakuha niya pa muna dito yung Magnus, pero yung 1-for-1 trade-off na yun, 1 kapalit yung 3. So, MJZ, lista mo na rin, malupit pa nun, Pakas taking the double kill. Nakapag-react pa kasi si Magnus dito, G. Parang pili ko dapat, ata, hindi na una si Palos, hinintay niya muna mauna si Gabby, no? Nakapag-RP, skewer pa eh, and Palos. Siya yung na-drag, pero feedback para sa side ng Blacklist, namatayan sila dito, doon naman na si Abed to help, pero Pakas, babalikan nila to, slot them yung target, blade mill will be used, hindi muna siya papansinin dyan. Pero tanky Abed naman yan, so yung dalawa makunat, hindi naman na enough yung damage nila dyan since kulang din ano yung Boom. Yes, so 2-for-2 nangyari dito. Pero kasi Jay, syempre, pabor pa rin sa Boom yun. Carry yun na Alki. Inalaman natin, Alki, may taking time bomb nga yan. Dapat hindi siya namamatay, tuloy-tuloy yung pag-farm niya rito. Ibang usapan yun, if na-burst agad nila, no? Oh, -1. Tapos, potential, hindi na baba yung Boom dito. Gigive up nila yun, tap. Objective yun, syempre, first tower. Pero just to be sure, kailangan na ng BKB na muna ni Palos dito before siya umulit ng mga ganun place, ano? Para safe na din, di ba? Sabi natin na ma-RP siya, pero at least hindi na pasok yung mga spells. Yep.
maliban na lubog, hindi. Si Palos pa rin na lubog, kaso nga lang kasi hindi siya nakaka-chemical reach eh. Na-click niya yung chemical reach pag after ng lubog, eh, low HP na siya. So, wala, hindi na enough yung Radiant HP regen. Kinahin siya ng physical damage. And ito, almost aganim sa nga si Eilish dito, Jay. Horn toss. I think di naman mali na palubog. Nakuha ni Rubix. Sa may mga tropahan. Hindi mali lubog. Tama naman yung lubog. Nalubog nga si Palos eh. Pero, Jay, ito kasi yung concern ko. Yes, meron kang horn toss. Kailangan mo mauna. Ang problema, may inis ka kasi may silence eh. And speaking of the devil, Tim's gonna get spotted. Ilista na. Wala dito. Pwede. Pwedeng ilista, pero night time kasi. So, pwede niya ma-jukebox to eh. So, naispatan na siya dito ni Pakas. And, syempre, every single pro player alam, ano, yung mga puno-puno dyan. Hindi. No way, highway para makaligtas si Teams. Pero, at least napareact mo dito yung dalawang core. Mm-hmm. And, may kita naman at least si Panda. So, para support lang across the map. Pwede na. Magiging trade-off natin. And, 1 minute 30 seconds daytime naman na ulit tayo dito. MJZ nga lang. Mamatay-matay yung mga support, ha. Pero, sharing up. Habit, pinigilan niya na yung onslaught niya. And, na-lift din siya dito. So wala namang mamamatay for the boot teams. Ano, maghahabol pa siya. Pero yung blade mail nag-wear off na. Ito na, Aghanim's completed. So, wait, pero tumalun si Rubik. Pinagpag niya lang. Patesting lang. Pero ito na, na-horn toss na nga mga kaibigan. And now, Abed in trouble. RP, ipo-force na rin nila dyan just to kill Abed. And may bonus kill pa sila dito. That's gonna be MGZ. Double kill for Slatems. Ayun lang, biglang namatay naman ang Atok Nowhere. Dalawang heroes dito, Blacklist. And ano to? Window to for boom na pwede silang to make dito ng at least Roshan. Pero parang wala lang. Kaya lang nila, farm lang. Kasi di ba yung mga Morphling dito, Jay? 2K lang yan. Mm-hmm. Hindi mo to gusto against Morphling kung ikaw si Palos dito. Yep. Siyempre, dapat at least 3K pataas yung gold grid mo, di ba? Pero Knight, nice pata naman nila. Masusulit ha, yung ilang gabi. Segundong natitirang gabi dito para kang... Kay Gabby, hindi mo siya gumamit ng Dark Ascension doon. Going for BKB na rin siya dito, Julius, 1K away para sa Night Stalker. Yep, and ito, Eilish going for BKB rin. Siyempre, ang babukasit kasi sa kanya mamaya dyan, yung Night Stalker, si Gabby. Hindi siya makapag-RP, hindi siya makapag-Horn Tour, even Skewer, wala ta siya mabibito mamaya. So, farm-farm lang to, muna. Pero tingin ko, medyo mahirapan dito yung Blacklist. Pagdating sa Roshan mata mamaya, pag umaga, kailangan laging gabi. Kailangan pabor lagi sa Blacklist yung ano, Rosh dito, Jay. Yep. Speaking of gabi, syempre cheese pa yun kung sakali pag top lane, di ba? Hindi, pero sa Roshan pa lang eh. Mamaya, pagka walang kumuha. Tinigil, muntik na si Pan. Muntik na abutin eh. May victim mo pa dito ayun. Ng Tormentor. And sa kanya naman ibibigay. Consolation. Kung namatay pala siya dyan, pwede na. Mm-hmm. Pero magandang decision making for Pakas, hindi siya nagmanta rito. Shoutout pala kay Boss G-Cool, napadala na po ang shirt. Ayun. Kasi Boss G-Cool na yun. Wait ko na lang yung text. Wait na lang yung text. Hindi, mga ano pa yung darating? Mga siguro 2 days from now. Kapadala pa lang ata eh. Hindi, pag ngayon, inano yun? Ngayon ulit. Ngayon na din yan? Oo, ngayon din. Ngayon din? Ngayon din. Ano ba, nasa ibabansa ako? Hindi, galing ano yan eh. Galing Apari pa yan eh. Apari. So, Palos naman, BKB na siya going for Kiras, pero ito na yung timing, Jay. 21 minutes, Roshan na talaga, nag-group up na yung both teams natin. And BKB completed naman na for the side of Blacklist. Palos meron na, Gabby meron na. So, perfect timing na rin yan. Sabihin na natin daytime, pero still, nandun pa rin naman yung Dark Ascension. Sila naman kitake dito nga ng Tormentor and that's gonna be teams naman sa counterpart. Kailangan makakapag-take nun. Ang problema rito, kailangan mag-regen ng Blacklist kasi tumig sila ng ano, Tormentor eh. Uh-huh. Gabi, di niya pa nasusuot yung BKB, ay papadala pa lang. So, needs to be careful. Siya yung pinakamalapit dito. Remember, naka-smoke yung tropahang boom. Pero ready na rin sila, Julius. Ito na, crucial to po, board team. Kung sino manalo dito, Clash, Rush talaga. Pero malayo si Abed, ha. Currently, nasa top lane siya. TTP naman na siya. And look at Gabi. Katanong ikot niya, na-break yung smoke, na horn toss, and nakuha nga lang si Pakas dun sa likuran, Tims. Pero nakapag-pop ng BKB, they want the more play. Pero na-realize nila dito na si Panda muna yung kailangan i-take down. Mas malambot na target. Napag-freezing field. So medyo titigas. Madedelay yung kill. Pero maghahabol dito yung Alchemist. Palos needs that Blink Dagger. Rolling boulder out naman first attempts. Kaso onslaught. Aabutan nga dito yung Pakas. Pero Pakas, RP, ginamit ba? Hindi naman okay. Yata tinuloy. So cancel naman yon. Gagamitin niya ngayon. And then idadrag niya. Gamit kung kanyang skewer. And this is gonna be Gabby down. Nag-work BKB niya. Kailangan mag-regenerate muna dito Palos. With BKB and Eilish will fall. Dalawang kill na nagagawa dito ng Blacks. Gusto yata nila muna mag-back. Babalikan sila ng Slatems. Nag-wear off na rin yung chemical range. Naka-vessel pa siya dyan. And he got shotgun by the security guard Pakas. And the
palubog. Is it Rubik or MGC? I don't MGC, know. MGC. Pero kailangan nilang mag-ingat pa rin still. Kaso mukhang maaapatan yata yung Blacklist kung sakali. No? Nabuhay naman with the Glimmer Keep. And now, for Pakas, pwede lumaban. Nag-cooldown yung mga spell nila dito. He overcommit, but the Hurricane Pike save him. Stun will hit. Concoction na kopya. Waveform naman pa pala yun. Repositioning para kay Pakas. Medyo magulo yung laban natin, pero makukuha pa rin nila yung kill. And that's gonna be 5 straight down. Parang Pakas pumutok par. Nag-mess up si Pakas. Gumana. Gumana top 3. Top 1 pa rin. Top 1. Gumana. Okay na for boom eh. Match na sana. Ang problema rito, gusto sana niya mag-Agi tapos Magic Stick. Mm-hmm. Ang hindi niya alam, may poison pa si MGC. MGC, the MVP. Hindi siya tumingin sa status. Hindi niya tumingin sa status nga rito. May poison pa siya. And uh-huh. MGC with the crucial kill yun. Crucial pa actually yung nagawa nila na yun. Even though kita natin, yung hindi the fact na hindi nag-give up yung Blacklist, even without Gabi, even without Palos, sobrang payoff pa rin nun. Tinapangan nila, no? Sobrang ganda nung clash na yun. For both teams, ha? Guys, ha? Baka sabihin nyo, bias tayo. For both teams. Kita nyo naman, syempre. Kita nyo naman. Sabi ng Honorable Rama, kita nyo naman yan. Kita nyo naman. Kita nyo naman yan. Pero Pakas, sabi ko sa inyo, pasok sa top 3 yan eh. Morplig eh. Nag-Agi, makulit kay. Sabagay, ano naman eh, nandun yung idea na, Agi ka, Magic Stick, puno buhay mo. Hmm. Ang problema, hindi mo napansin na may poison ka pala. Parang nag-self-destruct nga dun si ano, no? Okay na eh, ganda ng waveform mo eh. Rumi-position ka. Sabi na nalipat lang yung camera ng onte, namatay. Eh, Matic, yun, ishoot na yun sa balde. Alam na natin kung ano yung nangyari doon. Alam ko na sabi ni Pakas. Ano? Don't try this at home. Don't try this at home. Only professional. So, magiging Lincoln ang magiging next item ni Pakas dito, ha? Aha. Uh-huh. Para doon sa mga lubog, purge. And ito nga, yung pinoint out mo kanina, after acquiring the BKB, wala eh, mag-ano talaga siya dyan, mag-fall off talaga sobra yung Earth Spirit, kaya kailangan niya talaga dito ng meta. So talagang more on long game tayo dito, Julius, kung sakali. Okay. Importe ko dyan. Galing ha, long game. Okay, syempre. Kupits lang ako sa'yo ngayon. Kupits lang. Pero Rosia natin, wala pa rin tumitik. And, naku, pabor to sa Blacklist. Pumunta sa top lane, maggabi pa yun. Oo. And teams, nagsiset up na ng mga ito ha, I like this. Lincoln Spear for more playing up na din yan, Julius. Onti na lang. Pili ko hindi Lincoln the best. Ma-worth it? Eh, may kalama nga NS eh. Mm-hmm. Silence, para much better ata, BKB. And Panda, wala kakapitan na siya dito ni Gabi. Pinapit na yung Dark Ascension, just to be sure, may backup pa. Here comes Eilich, walang kasama si Gabi. Nasa likod naman niya at least si Abby dito, mga kaibigan. Horn toss with a skewer. Medyo delicate siya tayo, Eilich. Mamamatay siya dito, Julius. Sila din, may ganun din pala eh. May ganun match pala. Match lang pala. May ganun din eh. So, nag-audition moves dito yung... Kasi mo, CM na lang yung bala sa buhay mo. Not iniwan eh. Not iniwan na talaga. And dahil doon, syempre, for Blacklist. Mga Roshan, gabi Roshan, pa. Roshan opportunity to for them na pwede na nga i-take down. And gabi, napaganda nga. Sabi natin, swerte na medyo may paghahalong madas din yung boom, no? CM is... Parang okay na yun eh. Pambigaya na yun eh. Ang 7K tawag, advantage para sa Blacklist. Ano tawag doon? Audition. And first Russia natin, makukuha ng Blacklist dito. Ayun, audition? Auto-jam ako. Auto-jam ako. Yes, and syempre, that Russian kill, Jay. Atin sa atin ng Vortex for your next PIX upgrade, guys. Go Vortex. Message lang sa Vortex or sa ating Phoenix page. And ito, Pakas, completed the link niya rito. I think, buo na rin yung... kiras ni Palos dito. Yes. But kulay gold si Abid. Siyempre, ginto yan, guys. Eh. Abid na yan. Abid yan. Ayoko sabihin yung ano, kataga. Baka mataga ka. Ayoko sabihin ng mga kataga. Baka mataga. Oh, Gabi. Benta mo niyo isang bracer. Benta mo na yan. Ay, hindi. Meron pa pa siya isang slot. Pwede niya ibaba yung ano, Lotus Flower. Bracer na yan eh. Ang tanong na lang kung mag-aabisal or Blood Thorn yung item dito ni Palos. Promise yan. Hindi, tingin ko Blood Thorn. Para kung mag-butterfly man dito, at least may sagot ka na agad. I mean, yung Abyssal maganda rin para sa mga naka-BKB. May uh-huh. additional ano lockdown kayo. Diba? Pero biglang huminto yung aggression ng boom dito. Guys, kanina puro sila pasugod. Siyempre, may nakuwang Aegis of the Immortal. Julius, ano ka ba? Eh, masabi ko lang, siyempre, kung ganito yung lamang ni Alki, hindi ito lamang, Jay. Kasi yaman din ang Morphe. Uh-huh. Yaman ang Magnus. Nanonood ata yung classmate ko. Happy viewing kay Boss Rod Melquives ng UBB Barangka. Shoutout, boss. And dagger completed para kay Gabi. Ito na yung courier niya rito.
tingin mo kailangan ba sulitin? Gabi, tas may ages, parang natatakot dito inside ng blacklist. Pwede naman sila anata rito, umasim-asim konti. Natatakot? Kayo nga ang miniskin, hindi kayo natatakot. Hindi natatakot yan, Julius. Galing, nadamay na. Ay, sorry, para. Pwede sorry, na, ay, eto sorry, na. Malalaban dito yung Boom J. Alam nila, napapush na rito inside ng blacklist sa may top lane. Naku, ayan na nga, speaking. Inrace pa na nila dito si Palos. Tapos chemical range naman siya with the BKP. And sa likod, mamamatay pa MJC na BKB sila attempts. That's way, that waveform gonna secure the kill. Pero na-RP pa nga dito si Gabby. So malesen yung segundo ng BKB niya rito. Pero still makukuha pa rin si Knight. That's the position 4 is gone. Nagamit na nilang RP. Pero Palos na-manage pa rin natin makasurvive. And then ipinito niya rito. Bigla lang puno all of a sudden points. Latems will fall. And that's gonna be 3 heroes going down sa side ng Boom Esports. Abutan pa kaya ni Abed. Meron pa siyang hinahanap dito. Hindi naman nakopya siya dito nung Morphling. So 3-4-1 exchange yun, Julius. Naloto sata ni Gabby. Si Alki rito. Kaya medyo nadagdagan yung buhay, JN. Yun nga, 3-2-1 ang exchange natin. Pero Palos, naku, na-hortos na naman, J. Tanggal yung Aegis. So next life tayo. Jump in for Gabby. Tossing up teammate Alich. Tanggal yung Lincoln Spear. Pero nandun yung slow. Na-try sunugin ni Palos. Pero wala siyang chemical range dito. Ayun. Nauli. Nag-cooldown na. Pero kinalampag ni Abed. Kinalampag hanggang QC. Makulit ka na pa. Kasi ginamit niya yung 4-stop to save his teammate. Pero anong gagamitin mo? Ikaw yung binigla dito ni Abed. Abed with the beautiful pulverize. Para nga ma-takedown dito. Si Morphling, Clutch Lotus. Noo nga, Clutch Lotus. Sobra. Flower yun for Gabby. The Lotus Flower niya eh. Dalawa sila, no? Yung mga save dito ng Gabby. Remember, 2 cheese na yung naging pasahan nila noong nakaraan. First one is Abed giving the cheese to Palos. And then, binalik naman ni Palos yung favor kay Abed last time. Sa bottom lane naman nangyari. And ngayon, yung mga Lotus Lotus. Lotus Lotus talaga. Yung mga Lotus Lotus ba? Ay, ito na lang yung Hornetos Cable. Pero matigas yan, boy. Matigas yan. Boy, tigasin yan, boy. Sinasabi ko sa'yo, tigasin niya si Abed. Oh, ngayon kay Tumesti, may Blade Mail. May Demonic Lens. Oo. May shard na sa MGC, so wala. Saka ano din siya, Eternal Shroud pare. So talagang tatayo. Si Abed, gentleman yan. Handang tumayo. Sa bus. Diba? Makaupo ka lang. Almost Shiba na nga si Abed dito. So madalesin yung mga lifesteal na ito ng Boom. Mm-hmm. And suddenly, 16-24 score natin. 16k gold lead. Suddenly, it's magic. Yun. Suddenly, it's magic. And Blacklist doing it. And sabi nga natin, win is a must win. Every game is a must win. For Blacklist. Kasi nga medyo masama na yung ano nila rito. Masama na yung lagnat. Masama na yung tama nila. leg na yung tama eh. Leg na yung tama nila. 1-3 eh. Siyempre huwag nang punta sa 1. At least tumutunga-tunga pa, di ba? Nalalaban pa. Nalalaban pa eh. So Nullifier magiging next item ni Gami. Napakaganda. Lalo yung mga 4-stop glimmer use. Walang kwenta yun mamaya. So Shiva's completed na nga for the Primal Beast. Tech is dito. What is he buying? Mayroon siyang Guardian Graves and Yules eh. Going for ano siya? Ano dito? Octarine. Yan, pero may namatay. That's Crystal Maiden. Neutral! Hindi, saan yun? Tormentor. Kanina nabuhay ka. Oh, ngayon. Ngayon hindi kita takas. And this time, si Knight na yung makakuha nung Agnim Shard. So meron siyang Leaf Save dito. Ito na, Palos. Meron siyang Bloodthorn, Julius. Sabi kasi, blood turn eh, para talagang... Pero kasi pagdating sa high ground, nakakatakot yung... Ay, yung Hornetos. May ano, Hornetos, yung Hornetos, diba? Pa rin eh. So, kailangan dito, at least, meron pa rin ano rito. Dapat. Aegis yung side ng Blacklist. Kasi medyo, katod kanina, muntik na kasi Palos nun eh. Clutch lang talaga yung Lotus nun. Pero may Aegis naman yung Palos nun. Nadelay nga lang ipagpatay nila. Pero lock item na siya dito. Swift Blink para sa'yo o overwhelming? Swift Tansya Blink, mo. Syempre. Sibling talaga. Ad tapos eh. bigay na ng goodies. Pwede mo na. Kasi pwede mo ibenta yung Tris mo. Pressure or Abyssal, ganyan. Why not? Siyempre, ano mo muna, intindi mo na yung sarili mo. Mm-hmm. Save yourself. Sinasabi lagi yan sa, ano, pagsasakay ka aeroplano. Bago mag-save ng iba, save mo muna sarili mo. Tama. Diba? So, ano ka, savior? So, nag-gem muna dito si Teams before niya buuin yung Aghanims. Uh-huh. Ay, Aghanims, Octarine. In Russia natin, 2 minutes to... Potential, pag max pa, 3 minutes, so possible 5 minutes. Gabi na naman, pwedeng pabor yun. Yep. Sa side ng Blacklist. Radiant so, SNW tuloy. Kaya Sanch, ang magiging exciting, eto na. Anong nakain ni Paella, nagpagupit? Emo.
Emo? Imong mama. Emo therapy? Imong mama ang tawag dyan. So, smoke up yung limang players dito nga ng side ng blacklist. Tignan natin kung sino yung makahanap nila. Yaman ni Gabi? Kailangan tumambay na muna ng Boom Esports sa high ground dito. Wala nang show for the side of blacklist. Wala namang lalabas sa base for Boom. Hintayin nila may mag-show na muna dito. No? So, papakita naman na ata. Kung ako rin blacklist, hindi ko iti-take risk na dumamp ka sa third tower. Tanda natin, Magnus pa rin yan. Just to be sure, lamang na sila dito. Bakit hindi? Sa second rush, di ba? Tsaka, gagalaw ka din dito talaga ng big time. Pag night time na rin. Para sulit, di ba? For Night Stalker. And ito maganda man for MGC. Meron na siyang Dagger Glimmer. Para at least, if ever malayo siya sa positioning niya. And tama ba? May nullifier na si Gabi? Oo, oh, yaman sulit, niya. Sulit yun, no? Sulit text nga yan. As long na wala pang BKB dito si Morphling, sulit yun. Direct, Masuya, pa-charge naman kay Ja. Okay lang. Bawal. Pa-charge lang, thank you. Pero Panda, muntik na siya mahuli ni Mr. Abed. Buti na lang. Buti na lang. Buinas ka pa. Swerte ka pa. Swerte ka pa. Pa-charge na ngayon. Si Abed talaga dito, pinakagusto nyo lang gawin, tankihin yung tropahan eh, no? Going for Tara siya dito, Julius eh. Kaso, upgraded na yung mga items nga ng Boom Esports. Kaya in Sanji, para kay Earth Spirit, tama? And then, PKB ata for Morphling, I think. So, timing na to for both teams. Alam din ng Boom eh. No choice sila, Jay. Kahit sabihin mong paggabi na. Uh-huh. Kailangan nila lumaban. Hindi nila pwedeng ibigay ng freely yung Roshan. Hindi pwedeng bystander sila dito. So, abangan. Hindi naman dito lumabas yung power rune. Naka-smoke up sa low ground yung side. The Blacklist na break ng Crystal Maiden. Dalawa. And dalawa yung na Horn Toss. And then, RP. Nakapag-pop nga lang kay Mikorage dito si Palos. Lalaban sila dyan. Wala sila naging follow-up after that. Di sila nakuha ng kill. That's Crystal Maiden down. Pero Palos yung magiging bawi. Dito nga no Boom Esports. And now, pagkakataon na to for Eilish. Napalubog galing ng MGC yung kanyang tropa dito. Pero he will sacrifice his life. The sacrificial rook. Double kill for Bakas. 2-4-2 tayo dito. 2 supports lang yung nabigyan. Kaso na-disconnect yung okay na yan. Resume. DC naman eh. Buti na lang kamo si Gabi. Win na lang yan. Dalawang support dito. Pero beautiful. RP skewer yun ha. For... Last ano yun ha? Last second na yun. Kasi parang gusto na lang din ng Boom dun mag-back eh. Tingin mo mali ata na glimmer. Mas much better ata kung nag-glimmer si Alke. No? Yung normal-normal lang siya rito. Hindi enough yung chemical rage para masave dito si Palos. And kung sa trade titingnan, lamang pa rin yung Boom dito, Jay. Siyempre, Alke yung napatay nila rito. So, buyback naman yung 2 supports. Wala silang carry dito, Julius. Tingin mo ba ilalaban ng Blacklist? Nag-ascension and Gabi, umikot rotonda na siya dito. Ito yung mahirap pag napos sa kalagitnaan ng teamfight. Maanalas. Iba yung magiging ano na eh. Iba yung magiging direction. Hindi na to yung reaction talaga na yung mismo. Ayan lugar. Na. Oh, ano na yan? Ano yan? Dota escape. 4. Oh, Dota direct 4. Direct escape. Triple. Oh. Gay. Direct. Gay Gabi, ang paglipad ng manananggal sa Europe. Ano nangyari? Ba't nang ganyan? Pero pinapatay nga dito yung Earth Spirit ba, kaibigan? Uy, yung cameraman. Ayusin mo dyan. 3D man. Laging ano na, paano na? Kailangan pag rolling boulder out naman na dito yung Earth Spirit. Ano nangyari dun? Anip yung cameraman natin, ginawang 3D pero at least, kahit sabihin natin nakapatay si Mo. Okay, apat naman at least, di ba? Gabi is doing it. Yun na nga. Gabi is change cameraman please. Kaya may! OGT yung cameraman, ang ganda nung... Sabi ko na kay Jack kanina, palitan na yung cameraman eh. Palitan mo dyan yung cameraman. Talbos eh, talbos yung cameraman. OGT! Hindi natin nakita kung paano pinapatay ni Gabi rito. Basta masabi lang natin, Gabi is doing it. With the beautiful performance dito sa Night Stalker niya. Uh-huh. And nako, dalawa to! And nakahuli pa nga sila. Kakabuhay lang na si Night Knight. Damay! Pati tambay. Panda managed to survive though. Thanks to that Ghost Scepter. Hindi siya makapalo dito ng dalawang tropa. Okay, sabi ni Gabi, Blacklist. Gabid. Tumakas ka na. Nabigyan ko ni tropa mo. Magsubukan ka na sa tatay ano mo. Ano nga? Pampakalma nga. Two pumps. Two pumps direct. And ito na. Pampakalma. Kumakatok na sa pintuan. Sabayan mo yung push. Sabayan mo yung push ng Blacklist dito. Up, not 40. Pwede na to sa Roshan, Jay. Roshan na lang. 20 seconds. Sakto pagpunta sa top lane ng Blacklist. Up. Two pumps sinabi. Kung ano-ano nilabas eh. Huwag yan. Pangit yan eh. Meow. Five little monkeys kasi yun. Akala siguro naka-post pa. Kaya nga, grabe yung cameraman. Kala mo nagti-TikTok eh. Pero at least guys, kitang-kita natin. Kahit sobrang lakas ang morphing ni Pakas, Gabi naman, sinasabihan niya yung performance dito. And Rosh is up. Ay na. Hindi ba nakita ni MGC? Hindi yata nakita ni MGC. MGC isa pa. Isa pang chicken joy. One more? Balikan mo. Balikan mo?
Pero Abe, nagtipi na sa top lane. Aegis Cheese to Jay. Sinabi nga natin, mas maganda Aegis Cheese compare sa Banner. Siyempre, double trouble yun eh. Nako, in-upgrade na rin ni Gabi yung Echo Saber niya to Harpoon. And alam na nga ng Blacklist dito na Rosh is up. Ano may next item, Daedalus? Talagang magiging damage na rito si Gabi. Eh, nag-iingat pa rin yung Blacklist dito kasi ang iniisip nila, baka kumontes. Ang di nila alam, sinuko na ang bataan ng boom. Ayaw na nilang ano. Gabi, night time. So, cheese to Julius, ha? Eh, just cheese nga. And for Gabi, the damage na. Gigil na rin siya dito. Sabi niya, namamatay si Palos, kailangan na nung matinding damage. Kailangan, ako na. Ako na. Itabi mo. Itabi mo, anak. Ako na. Sabi ni Gabi rito. And Russia natin, walang kakontes-kontes. Aegis Cheese mapupunta sa Blacklist. May pinapati si Gabi. Gabi! Gabi ko naman sa'yo. Galit na. Galit na si Gabi rito. Master kill for Gabi. And Aegis will be secured. Cheese for Abed, ano? And Palos dito nga para Aegis, sa Aegis of the Immortal. Going for Abyssal Blade naman na siya dito. And pantanggal niya ng threads later, ano? Ibababa muna ni Alchemist yung kanyang BKB. More playing, kita ka rito. Ito na! Matatalunan si ko. OJT ka rin ba? Matalunan kaya? Medyo malalim lang kasi. Baka ma-delegate siya. Ah, kasi pag tinalunan ni Gabi yun, ma-RP skiver siya. Mamatay siya. Matadrag pa siya dun sa third tower. Good decision na rin. Good decision by Gabi. Siguro kung hindi malapit sa tier 3 nangyari. Pwede pa. Pwede pa eh. Kasi hindi mo rin kita kasi yung Magno. So... Nice ano lang reaction for Gabi. Okay na yun. So Gabi, anong magiging next item nga niya? Daedalus, no? Daedalus, par. Na normal talaga siya rito. Tingin ko Bloodthorn na lang siya. Bloodthorn nullifier siya. Parang mga support talaga. Pag Bloodthorn nullifier mo, para ka naka-doom. Yun yung the best. And Heart Shibun. Ako po, napakakunat naman ang dinosaur ni Abed. Then going for Aghanims na siya rito. Parang da-damage. Yung item naman dito ni Morphling, puro defensive. Sa kanda na lang siya aasa rito. Adaptive Strike na lang yung pinaka-damage ni Morphling eh. Kasi yung item niya, Hurricane Pike, Lincoln, BKB, puro defensive item. So, Aegis and Cheese, kailangan tibayan ng Boom Esports dito, no? There's no room for error naman for Blacklist, diba? Kailangan, eh, malakas pa rin naman talaga high ground dito ng Boom. Plus, oo. Sabi mo kanina, Jay, yung Earth Spirit dito ng Boom, wala na, hindi na nag-scale. Remember yung comeback game ng Blacklist, I think, against, ewan, Magnus ni, ano yun eh, diba? Ah, sa Tundra. Sa Tundra, diba? Yung kalaban, oo, ganun na ganun din. With the Magnus Horn Toss play nga, tapos Skewer. So, yun yung kailangan nila. Sila gumawa nun, so dapat ma-anticipate nila. Pero 40 seconds window na lang to. Pawala na yung Gabi, Jay. Aasa na lang sa ano to. Ulti ni Gabi. Sakali. Hirap ka talaga kasi yung micro. Basta may kalabang ang Enigma, Black Hole, Chrono. Hindi ka basta-basta makakano high ground eh. Uy. Sabi ko lang. Uy. Uy, uy lang masabi ko. Quits lang tayo ha. Kaling nga. 3H na lang ha. 3H na lang. Nahinginig yung kamao ko. 4H na lang. 4H. 4H. Jan, Mr. Jan, nakachacha po. Oh. Pasensya po para mamaya always na. Thank you po. Thank you po. Yun ang masabi ko. Ang masabi ko lang, alam mo ano? Ano? Galing ka. Di pa pwede yan, ha? Yun lang masabi. So tingin mo ba yung Blacklist, mag-aantay pa to ng night time? Mag-aantay sila may bumaba dito, at least pwede nilang mahuli. Kasi parang mababypass nila yung Aegis and Cheese eh. Sabihin na natin yung Cheese, syempre hindi mo mawawala yan. Spotted nila. Spotted ng Blacklist to. Alam nila, kaso are they willing na i-go dito si Slatims? Silang plano, malayo din si Palos, nasa kabila siya eh, pinaform niya yung triangle area ng kalaban eh. Ay, kailangan, ay, may gem pala. So, reward mo na yan, Gabi, okay na yan. Sakto to, may ano din, may AD. Hindi. Sabi mo nga, Jay, hintay nila may lumabas, hindi pwedeng pumasok. Wala eh. Hindi ka pwede basa-basa, bara-bara pasok. Tsaka ang crucial kasi dito, alam mo ano, tatlo sila melee, wala silang tower hitter dyan, kailangan mo mag-commit para makapag-push lang kayo. Tama, and... Kung may buyback, eh, may buyback. Gawin man nila mag-push. For example, Palos, may Aegis naman eh. Siyempre, kailangan mag-push yun yung logic doon. Eh, masis keyword pa rin. Doon pa mamatay sa tier 4. Pag nadrag siya kasi sobrang layo, ang hirap po dumive. Eh, sabi mo nga rito, puro melee. Sumatik, lalapit at lalapit sa laki, Palos. Pag nadrag sa tier 4, kahit may Aegis, second life, delikado, no? Delikado nga talaga. Ay, hindi na nag-Daedalus. Nag-abisal din si Gabi. Siguro for Blacklist na lang, wag na lang sila mainip dito. Okay lang na ganito. Lipat na doon sa buyback status. Direct, palipat doon sa buyback status. Thank you. Nag-request yung mga viewers natin. Yes. Asa mo si Paela? Ba't lumabas ulit? Wala. Paela yun.
imong mamen. So Bisal almost completed, binitawan na ni Gabi and Jem, binigay niya na kay Teams. And Aegis natin, 1 minute na lang to, Jay. Yep. Titik ba nila Riz to high ground at magamit to Aegis or hintay na lang nila yung gabi? Tingo, 1 minute na lang eh. Hintay ng gabi. Atin ang gabing ito. Atin ang gabing ito. Hindi na masabi ko sa blacklist. Atin ang gabing ito. Atin ang gabing ito. Total, sakto, alas 6 na o, 6:02 na ng gabi, diba? Sabi yan na. Patience lang for blacklist. Lamang na kayo. Chill lang. Yung mapas na, hindi naman lumalabas. Lahat ng jungle, lahat ng farm. Kanila. Sa inyo. Yung creeps na lang dito. Nagandaan na, pa dito, nakakapagtanim-tanim na si Teams. Si Teams, diba? Ng mga bomba rin niya rito, nakapagtanim-tanim siya ng mga taita. Pero ay, nanulaban na, alam nilang pawala ni AGSJ. Aha. Pero direct, pakita mo muna yung mga upcoming matches natin habang wala pa. Kasi guys, solid talaga yung mga bakbakan dito sa stream A. Napaparating, ayan. Napakita ni Mr. Giant. Ayan, no? First, second series natin, Tundra Extreme. Third series, Liquid GG. Liquid GG. Classic. Classic. Fourth series, Tundra BB. And then last series, Extreme GG again. Api naman. Puro. Ang hirap parli yan. Puro big boss. Parang 1-1 yata yan. Parang pwede sa 1-1 lahat. Ako lahat. Puro 1-1 inan ako. May 1-1. Hindi, dito lang ako nag-blacklist. Dito, sablay ako. Kasi pumuso ako, blacklist talaga eh. Ako din eh. Ayun. Pag pumuso, may heart attack. May heart attack. Yun lang naman yun eh. So Teams, pwede niya nabuhin dito yung Octarine, pero buyback muna. Uh-huh. And Alchemist, Primal Beast, and Rubik, silang tatlo lang walang buyback dito. Kulang sila ng gold. Wala namang may cooldown dito. Ano? Sa buong Teams. Wala, patience lang yung ano rito, Boom. Take lang muna ang Tormentor din. Pero para sa part dito ng Boom, nakakabuelo pa rin sila kasi Boom. Kasi yung item mo naman, kahit sabihin mong lamang na lamang, uy, pero nagpagabi si Gabi. Yup, aware siya dito eh. Kaka-take lang kasi nung Tormentor. Ayaw niya talaga. Hoping siya na may mahuli, no? Yung Morphling kahit talunan niya kasi, ano, bakit? As long na hindi mo nakikita yung Magus. Hindi, tsaka alam mo rin ginawa ni Gabi. Pa-night time na, yung cooldown habang daytime, sakto na yon. May Dark Ascension na ulit habang gabi. Sakto niya. Boss, bakit laging one match lang per day ang Black? Ano lahat ba eh? Lahat naman halos, guys. Hindi, yung iba, two. Dalawa. Iba, dalawa, iba, isa. Hindi, pagpatapos sa kasi yung... May double header. Pagpatapos yung group stage, Matic, sa blacklist, dalawa na yan. Mm. Random kasi yan, guys, inaayos sa mga organizer yan. Huwag po kayong maglala. Kahit anong mangyari, maglalaro at maglalaro pa na tatapusin. Baka mamaya, masalam ulit yung blacklist. Remember, nag-brown out sila dito mismo, ha? Tapos pagdating nila yung Europe, na-brown out, na-sample lang ulit ng brown out. Buti na lang. Ay, maglalaban. Panila game. Malalaban yung Boom dito. One minute pay night time. Alam nila na wala na rin ages eh. So, nag-all-in ba si Gabi? Wala siyang buyback yan. Nag-all-in nga siya sa Abyssal Blade. All-in na. And up, post. Medyo naglalag ata. Basta huwag lang magkamali si Palos kasi remember kahit mamatay siya, nabubuhat naman ni Gabi. What more kung hindi, di ba? Pero dito kasi, hindi siya magbubuhat ni Gabi. Walang ano, ulti si Gabi. In 40 seconds pa to, pero alam ng Blacklist, sabi nila. Guys, wait na natin gabi na muna. Wait na natin ng gabi. Ilang segundo na lang yan kaysa matalo tayo eh. Tiisin na natin, di ba? Tiis talaga. Huwag na kayong magpa-doggy-dogging audition dyan. And Roshan natin will be up ng 1 minute. Sipi mo, buong span ng Roshan timer, walang nangyari. Wala talaga. Sa both teams natin. Pero gusto ko rin yung pag-iingat doon ng blacklist. Hindi pa rin pwedeng kahit sabihin mo may ages. Basta-basta na lang ganun. Ikaw, mas pipiliin mo dito mangyaring teamfight sa labas ng high ground eh. Kumpara sa doon sa loob eh. Yep. And tingnan ano yan pare? Lift yan. Tapos skewer. Tako po. May, what? Meron pang sipa. Yun pa. Tadyak pa pala. Diyos ko. Hanggang fountain pala yan. Hanggang recta fountain ka talaga dyan. Tapos ipo-force tap ka pa niya no. Ni Morphling. Diba? Oo. Kung doon ka nakaharap. And Wind Waker, maging next item ni Abed. Puro pang ano lang talaga. Survivability. Pero may skiver. Sino yun? Honest yan. Ayun na. Ito na yung jump in ni Gabi. Trying to initiate onto Eilich. Pero hindi naman siya na-rattle to, no? Even yung BKB, hindi niya ginamit. Bahala ka dyan. Alam niyang hindi siya mamamatay sa kay Gabi. Makapag-out siya rito. Direk isang meow-meow ulit by Jules habang nag-aantay ng gabi. Meow-meow. Pakita mo meow-meow. Meow-meow? Ba't kikin mo? Meow. Oh, meow. Meow. Op! Nahuli si Teams! Okay lang? It happens to the best of us. Okay ba yun? Palabas Roshan, hindi okay yun. May buyback naman yan. 2 minutes yan pa. Matagal na. Tagal naman. Pero pangit kasi pag nama-minus 1 kayo, syempre. Ano nangyari? Pasabot. Confident na din sila dito eh. Ano nangyari?
bigla nga kayo mag patakbo imbis sa palaban eh. Naka yun lang, no? Isipin mo, dapat sila pa yung, dapat nga Blacklist yung may vision na dito eh. Pero buti na lang, swerte pa yung Blacklist since 2 minutes and 30 seconds yung Roshan natin. Pero to be exact, 1 minute and 30 na lang ngayon. Ayun, na horn toss, Gabby. Makapag-react pa kaya, kayang i-burst. Pero ganda nung paglubog ni MGZ doon. Kaso lang, is trap. And remember, like I've said, bumili nga siya ng pang-abyssal blade and MGZ will fall. Ano nangyari? Blacklist, audition, walang buyback. Dito si Night Stalker, then dalawang support na takedown. Magpo-push instead dito yung Boom Esports. Sila pa ata yung makakauna pagdating sa high ground. Aroy ko, nako. Hindi maganda to. Isang RP na talaga kay Gabby. Nako, nakopop guard siya ng ano eh. Boom dito eh. Uh-huh. Sakto kasi nakakita sa kanya, Magnus pa. Ang daming makakita sa kanya, Magnus P. Hindi, ito na nga yung pagbasag ni Mr. Pacas. Nag-cash out daw sa tropahan. Satanic, completed na yan, ha? Lock item na. Para sa Morphling. Binaba na yung Tris dito. And Repressure, kung gusto mo ni Eilich dito buuin, buo na, Jay. Double BKB, double Repressure. Hindi, ilang segundo ba? 30 seconds. Abot si Gabby, abot! Abot yan! Abot pa yan, Jay. Wala namang RP. Pero feeling ko, bibigay na nila yung Roshan eh. May 10 seconds interval, par. So, hindi abot. 10 seconds, kaya na nila kunin yung Roshan. Kahit hindi nga eh, parang 5 seconds lang kaya. Yan, ito na nga. 10 seconds para sa Roshan. 20 seconds for Gabby. Ko-contest ba yung side ng Blacklist dito? Parang pili nila, matagal talaga yung respawn eh. Aha. Kala nila long respawn talaga, no? Pero nakabang naman na yung Rubik doon, yun namin kagandahan dito for Boom. Talagang patience na lang din, wait na natin. 3. Oh, contest pa. Gabby, saan siya nag-VP? Aabot kaya, that's the question. May aga ni Mr. J? Kanina bibigay. Ah, pwede kay Earth Spirits, Latim. Di yata sila aabot, iikot pa sila dito, Julius eh. Pero if mak-out of guard nila, kahit may Aegis, feeling ko, all goods lang. So, cheese will be taken as well. Hindi, TP naiwan, away naiwan. Pero may naiwan, Slatems. May BKB, yes. Pero meron silang mga abyssal dito, Julius. Makapag-rolling boulder out. And the TP away. They need Gabby. Pero napalubog just in time. And nako, naiwan si Slatems. Si Dawson na buyback. Nakuha dalawang, rin nila yung Magnus doon, Julius. Dalawang core plus nakuha ni Abed yung cheese dito. Uh-huh. Ano yun? Ba't hindi? Ay, naiwan. Gusto niya ata mag-rolling boulder. Sabay ko, tsaka niya kukunin yung cheese. Naiwan eh. Hindi, ba't ka ang dami po bang play? Ba't di mo na lang rekta kunin? Eh ganun nga yung ginawa, huwag mo ako sisihin dahil hindi ako yung nag-rolling boulder. Ba't di kasi kinuha yung Aegis? Pero okay to, maganda to. Hindi Aegis, cheese pare. Ah, cheese. Maganda to naman pag Blacklist. Siyempre, may kasabihan tayo, thou shall not leave the cheese. Whoever leave the cheese, lose the game. Lose the game. Ang daming kaso ng mga ganyan, pare. Nag-iwan ng cheese. Marami nang natalo dyan sa cheese na yan. Ba't laging ganun lang? Ayun yung lagi po nilareklamo. Wala kumukuha. Wala kumukuha eh. Ewan ko bakit eh. If it's not important, then it's not important. That's not important. Pero ito na. High ground na dito inside ng Blacklist, Jay. Thou shall not leave the cheese, mga kaibigan. The name of the game. So, babasag na nga dito. Palos galit na gagamit nila yung clip. Pero they need to wait for the Magnus. Hindi nila ibabayback to. Okay lang naman mag-give up ng at least isang barracks. Pero hindi pwede mamatay si barracks. Yes, Aegis. Tuloy-tuloy sa pagbasag dito si Palos, ha? Nakuha daw ng ES. Ah, kanina cheese pa daw yan kay Abed. Okay. Yung pala eh. Ako naman, niloloko mo eh. Hindi natin nakita eh. Nag-rolling boulder nga siya. Doon highlight reel. Sabay ginulungan niya. Kala ko naman, sa paggulong niya na yun, hindi niya nakuha. Parang hindi ko napansin. Ang bilis ng pangyayari. Eh, basta dalawa sila may cheese na lang. Basta yun na lang. The cheese is the cheese. The cheese is the cheese. The cheese is real. Yun na lang masabi. Ang keso-keso mo. Oh, Parmesan yan. At saka, ano ba isa? Ano pwede? Mga social. Ano ba? Parmesan at saka... Queso de bola. Asa, queso de bola lang sa kanila. Pinoy tayo. Oh, Pinoy tayo. Queso de bola. Eden. Eden lang. Ito sa, ano, Boom. Ano Parmesan yan. Parmesan yan. maasim na yung cheese. Kaya ka maasim na. Pero... aggressive play by Boom, may mahuli ba? MJC yung potential target. Nice. Pero makakapag-out naman siya dito using Gabby, the blink dagger. Uy, Gabby, yung item mo. Uy, Gabby, ano yun? Hindi, nakuha nila ata. May cheese din siya. Hindi, kanina pa daw yun eh. Sabi, kanina pa daw yan. Hindi natin alam. Bahala na. Bahala na, kanino ba yan? Basta kung kanina yung cheese. Naku, spotted si Gabby. So, tier 3 makukuha. Ang layo ni Gabby dito, Julius. Nasa bottom lane pa siya. Umarpe, pero na-counter nilang yung Scepter. Makakapag-react naman dito. At least si Palos.
pero makapag-pop siya ng kanyang chemical range. Mahuli nga ba nila? Hindi naman. At least makapag-skewer out, pababa sa low ground, blast off para dito kay Tims, and Bacchus will fall. That's their Aegis gone. They need to wait for this more play. Where's the Abyssal? Where's the lockdown? Makapag-out pa ba? Mata style in the waveform out. Eto na, si Gab-Gab mga kaibigan, galit na galit, using the nullifier. Kasi yung magiging target nila dito will be Magnus and the Crystal Maiden. Bacchus will fall dito. Available may bye, makaapot siya. You raise me up sa pwestuan nila. Nalubog, Napalubog mga kaibigan. Hindi napag-out yata yun, par. Nakapag-ay, kakampi niya, nalubog niya. Sayang. Ganda na sana no, kunapitas dito si ano. Pero that's 4 kills in total kasama yung Aegis Ulius. Kasama yung Aegis nga rito. Nag-mess up yung Magnus. Kanina pa kasi niya ginagawa. Di, na-RP niya. Gusto niya skewer. Ang bilis nung Yules. Ini-spam, pare. Ini-spam. Di, na-win waker ni Abed. Win waker ni Abed dito. Plus yung lubog ni MJC to save yung Alkid. Ah, gusto mo social? Ayaw mo ng Yules? Gusto mo? Win waker. Win waker. Siyempre, upgraded eh. Sabagay, sabagay. And ito na yung window of opportunity for Black Race. Ito na. Ground. Kailangan nila i-force yung buyback. Pero 30 seconds lang to eh. Nag-give up na nila yung lane sa baba. Buyback only committed for the Magnus. That's 15 seconds, right? Or 20? I don't know. 20. Pero malapit na at mga ganun. 20 plus. Eto na si Abed. Na-try nilang i-poke out. Pero mas-scatter. Tuloy mas-skewer siya dyan. Pakunat yan eh. And Abed, matigas masyado. Pero Abed, pusong bato naman yan kung sakali. May help pa ng tower. Yun na nga. Yung mga sipat na Jax, skewer Julius, paabot sa fountain. Wala ka talagang tao. Ang hirap. Ang hirap pa rin talaga ang migraine. Ganun yung mangyayari. Ganun yung possible scenario mangyayari kay Palos pag sinubukan niya umaground. Kitang-kita natin. Talagang skewer. Scatter. Scatter talaga. Scatter. Nag-scatter pare. Nag-scatter de. Shoot. Shoot sa balde. Shoot sa balde. Pero maganda naman dito, Jay, na-force mo yung mga buyback. Oo. Oh. Diba? Walang buyback na rito si Magnus. Plus yung Rubik, na-force mo din yung buyback. And paggabi na ulit to, 2 minutes. And si Abby naman dito, walang buyback. So pwede mag-force naman this time yung Boom J. Eilich, the Scatterman. The Scatterman. The Scatterman. Ay, si Taiga kasi ang Scatterman na original eh. Oh. Ito talaga, original yun. Scatterman. Oh. Blacklist, huwag lang tayo mag-audition wag ha. Huwag na, huwag naman. Walang buyback si Mr. Abby. Hindi lang ba si tier 3 dun ha? Hindi, walang buyback si Mr. Abby din. Kailangan nilang hintayin yan, syempre. Yaman pala na ito, Morphe, 10k yung gold. Pero ha, paggabi na ulit tayo dyan, Julius. Yun yung kagandahan for Blacklist. Paborian, syempre sa Night Stalker, paggabi. Mm-hmm. Sobrang lilit yung vision dito ng Boom. Butterfly, ano nalaglag item ni, ano? Oh, Skadi, paiba-iba. Hindi na alam ni Pakas anong bibili niya. Anong bibili niya? Ano kasi ibababaan dyan? Pag napindot niya yung BKB, saka niya lilipat yung Skadi. Oh, yun lang. Ibababaan ng BKB. Palit kang item. Ando kasi eh. Na-repressure na rin si Eilich eh. So, double RP kung sakali. Tatangayin ka talaga dito hanggang pounding. Tingin ko kailangan ng linkin nito ni Eilich. Para pagtalo niya, at least, diba? Hindi, bumili ng dagger si ano. Instead of Ive Skadi, magsa-sweep blink ata. Sweep blink yun, Mati. Mm-hmm. So, X naman for Slatems. Kahit sabi natin, hindi siya nag-scale. Okay pa rin item niya eh. May tulong pa rin eh. Hex, Kaya Sanj, Basil, BKB. Mayama ka pa rin naman as Earth Spirit dito eh. And ito na nga, 10 seconds. Maggagabi na. Nagsod na yung Blacklist dito, Jay. Gusto nila ng blood. Gusto nila ng gera. Smoke up na rin sila dito. Tagal pa naman ng rush natin, 1 minute and 40. Ayun, nice gun sila. Plus the rush timer natunogan, Julius. And wala sila mahanap dito. Only illusions yung na-deployed lang naman papatungo dito sa may top lane. Not unless lumalim pa si Magnus. Grabe naman yung boom dito, no? Basang-basa. And Gabi, nakita niya may illusion yung Morph pa kasi yung Morphling maligaw. Hindi nila alam. Basa na ng boom yan. So for Night Stalker, next item ni Gabi. Sweep Blink din ata siya dito. Oh, Sweep Blink din. Sweep Blink din siya eh. Basta masabi lang natin guys, atin ang gabing ito. Atin ang gabing ito. Atin ang gabing ito by Gabi. So kinanta, next Roshan na naman today. Kinanta niya yan. Kinanta niya. So 1 minute na magkaka-Roshan pero tamang kuha muna ng Tormentor dito inside ng Blacklist and mapupunta kay Abed. Meron na siyang ano rito. Stone Rocks. Stone Rocks. Makapagbato na siya ng bato. Stoner na siya. Stoner na siya. Anong kulang ni Abed? Ah, upgrade na lang ni Abed yung ano niya. Dagger. Naka-item na siya. Yun na yung kailangan niya rito. And Gabi, ano muna, buyback muna daw. Buyback is a must eh. Lalo sa both teams, Jay. Pa nagkapitasan dito. Ang takot nga rito bumi kasi walang buyback yung Magnus. Si Teams ang gusto ko makita. May mga hex na ba to? Ganun. Yaman niya. Mas mayaman siya sa Magnus eh. Nag-octa rin ata. Octa rin ba siya? Oo. Oh.
Pwedeng X. Tingin ko yung Uggs. Hindi, si Palos na bahala doon sa mga Uggs-Uggs din. Mm-hmm. Siya na bahala dyan. Ayun, Uggs oh. Binigyan nga siya. So, Lincoln magiging next item ni Teams. Okay na din. Alright. Pero Rosha natin. Pabor kaya? Tingin ko pabor eh. Mga ano lang yan? 10 seconds. 10. 10. 15. 5. 2 minutes and 4. Almost sagad. Ang layo sa katotohanan. 20 seconds na lang. Sagad na, Julius. Kaya nga eh. Buyback status daw, bossing. Buyback status nga, direct. Hindi mo na itutok. Wala namang kwenta na itong network. Yan. Ayun na po, mga bossing. So, walang buyback yung Primal Beast dito ni Abed. Kulang ng 2K. Yung Magnus kasi kanina nag-buyback yan eh. Pero 3 minutes na lang yung kailangang hintayin. Sakto sa Rosh. Sakto. Outcast lang. Wala nang kwento Goldie dyan. Mahirap long game eh, yun nga, yung Goldie dito, yung 34 Goldie na to, wala na to, wala guys na. Eh. Ano na to eh, bypass na yun eh. Buyback talaga and decision making na yun. Magmamatter sa execution. Tapos, syempre, less error para sa both teams natin. True. Pero okay. Blacklist dito, mas gusto mo talaga mauna kaysa ikaw maunahan eh. Pag yung boom nauna, alam mo na yon yung Magnus ang papasok doon. Sa Blacklist kasi ang dami, either Abed, either si Gabby, or kahit yung Alchemist ni si Gabby, Palos. Ang pwede kasing gawin ni Gabby, unahin, guloy niya yung Magnus. Ang problema kasi, pag ginulo niya yun, pag na-RP siya, wala na. Parang nangyari kanina sa top lane, di ba? Na-RP siya, wala. Patay agad siya. Ang problema daw kasi walang long range na heater. Kahit may long range din ata, igogo pa rin yung Magnus. Pero iba pa rin yun kasi nakaka-hit pa rin yung kay Papa. Oo, nakaka-chani, di ba? Pwedeng gawin kasi ni Gabby rito, magpagabi, tapos hit-hit lang yung carry nila kung long range. And Iska, di maging next item ni Gabby ha. Mukhang bababa na rin yung pace boots niya rito. Lock item na rin siya. And Iska, di rin para kay... Kay Gabby nga. Gabby, pace boots. Pero mamaya pa yan, Jay. Hindi mamaya, 5k lang yan. Eh, kanina, kinash niya yung abyssal eh, di ba? Dito, buyback. Di na pwedeng kagaya kanina. Muntik sila dun eh. Muntik yun. Nakuha yung Roshan dahil dun eh, di ba? Hindi pwedeng high risk, high reward. And Roshan natin, 1 minute. Parang aabot ata sa baba, Jay. Mag-uumaga, tapos pabor sa boom. Ayun na nga, speaking. Boom dito, parang pwede sila mag-set up ng vision sa may bottom side dito. So, 35k para sa 35 kills dito ng Blacklist. So, gaya nga sabi ni Sir Jules, huwag nyo na Huwag nyo nang isipin ang network. Pero iba pa rin yung may item like Teams, diba? Siyempre. Hindi, one hour na tayo sa game eh. Parang imposible man, pag sobrang hirap na sa points, simple na yun. Ito, sila Rudix. Eh hindi, mga ano kasi yun eh, nag-suffer, nag-buyback. Lalo may NS kakalaman, suffer talaga. Jump, pag jump in sa'yo, auto-dense ka eh. Ayun, mga ghost center sila, ayan. Eh, ang gagawin ng ghost center. Ang sakit kasi ng Crystal Maiden, manguha ng sili. Nanguha na naman sili, Julius. Nahuli na naman siya, oh. Ay, ano yan? Void? Ay, ambitious. Ambitious. Ano yun? Pwede ba yun? Hindi pa pwede yan para kay Gabby. And the word lang muna. And Rosha natin is up. Pero tinitake down na ni Palo solo sa top lane. Hindi na papapuntahin sa baba. Aegis, cheese, maganda pa doon. Nakita nila yung Night Stalker SD sa baba. So, hindi mo talaga yan anticipate na nag-Rosha na. Agrims na naman yun, Jay. Ay. Sino pwede kumuha? SD na siguro. Ay, MGZ. Pwede. Ba? SD na. SD na. Bigay na. Sugar Daddy. Ay, kay Gabby. Yan. Pwede rin. Pwede naman. Pwede rin. Tapos, bigyan na lang ni Palos si Sugar MGZ, Daddy. MGZ. Diba? Pwede. Mamaya. Devil that 30. Roshan kill, syempre. Brought to us by Vortex. Dalawang cheese na to for Blacklist. Yung isa panis na, no? For the Primal. Masim-masim na yan. Masim-masim na nga yung cheese na yan. And not to mention pala, ngayon ko lang napasin, level 30 NS na to for Gabby. Oo, sagad na yan. Par lahat na ng talent nasa kanya na. May hugs na daw sa SD. Ah, okay, may hugs na. Gabby na yan eh. Talented yan. Ate ng Gabby. Heb Gabby? Oh. Ano ba siya? Gabby. Sumasagi ka sa isipan ko na tipunggol ka. Ate ng Gabby ito. Ate ng Gabby ito. Yan ang pinaka-the best na natin. Ate ng Gabby. XB. XB by Gabby. By Gabby. Ang tanong lang kung high ground na ba yung Blacklist dito. Kailangan na ba nila isugali yung high ground or... Ano lang ulit? Naka-ags na daw si MGZ, Julius. Meron na pala to. Naka-ags ba? Kasi kanina pa. Nabigyan na yan. Imposible naman. Lock item na si Palos. 40 minutes pa lang. 45 bagay. Minutes pa lang tayo. Ayan, eh, this magandang item. Para sa mga support. Heb Gabby. Nag-goalie na si Abid nung... Ito maganda kay Abid. Tara yung ballsy play. Tara mo, siya lang walang buyback dito. 2-5. 9 heroes natin, guys. May buyback. Kompleto. Nag-cooldown na yung sa Magnus kanina. 80 to, ramdam ko.
yung boom, walang plano matalo, bahala kayo dyan. Kailangan nyo, kung gusto nyo kaming talunin, mag-push kayo. Buybackan. Oo, oh, di ba? Kailangan mag-buybackan tayo lahat. Alam nila yung condition nila eh. Yung madrag talaga hanggang tier 4 or kahit sa fountain na mismo, di ba? Aabot well, aabot talaga well, Jay. May repressure, aabot na po talaga. Hindi lang yun. Ang malungkot kasi doon, kung dalawa kayo or tatlo kayo ma-RP, shoot talaga kayo sa balde doon. Hindi lang yun ang problema. Anong problema doon? Yung spirit, pag gagawin kang bato. Ay! Di ba? Bato say. Bato say. Bato say. Hindi, baliktad yung baliktad. Baliktad yung baliktad. So hindi pa rin talaga maka high ground dito yung blacklist. Road to mga ano to, 100. Ocheta nga. Ocheta. Mga 100 minutes. Gusto mo 100? Ah, 80 lang. Sa 80. Sa 80. Parang ulit, may expire yung ages. Tapos kukuha ng ages ulit. Hindi, ano na to? Tier, eto na, 60 minutes. Tier 5 neutral item. Yan, dyan na malalabasan yung mga paborito ko. Giant's Ring. Book diba? Of the Dead. Yung Pirate, may magka-Pirate. Parang hindi naman pangganda Pirate at kay Morphling. May Agi naman siya. Tingin ko, Deso 2 or Mirror Stygian, Shield. Yung Stygian. Hindi, Mirror Shield. Mirror Shield trip, man. Oh, Mirror Shield. O, ito, ano nila eh. Kaso, hindi makalabas yung boom. Paano sila maghahanap ng kanila? Hindi, yun na, lumalabas. Mag-smoke sila. Kailangan. Kailangan lumabas yung Morphling. Hindi, bago lumabas yan. Piling ko, baka pa-expire nila. Mamaya na namin hanapin ang mga treasures. Delikado, yun ngayon gusto mangyari ng blacklist, isa labas mangyari ng teamfight. Hindi, may mga tuldok-tuldok sa mapa, puro bomba ni Teams. Puro bomba ni Teams yan. And ito na nga, Book of the Dead, Jay. Ayan. Naku, don't tell me, mabasag lang yan ang Book of the Dead. Oy, ayan ang pupush, pare. Ayun na nga, nabasag nga lang. Binasag lang ni Teams. Ayoko ng Book of the Dead. Gusto ko Necronomicons, nakakamiss eh. Check tayo direct, neutral items. Hindi, mamaya na ito, Book of the Dead para kay Teams. Hindi, wala kasi yung isang ano natin kasi, ja, click mo nga yung ano para makita lang natin. Alin? Yung mga neutral items. Ayan. Ayan. Mirror Shield. Sabi kasi, Mirror Shield para sa Morphling. Sino pa ba? Dalawang Book of the Dead pala. Tapos, to. Tapos, Stygian Desolator for Palos. Oo, eto na. Si Gabi. Okay na, ja. Pupush na nga dito mga kaibigan yung Blacklist. It's now or never. Inabot na ng siyam-siyam yung laro natin. Isang oras na to. May nasipa, nagawang bato. That's Alchemist. Pero yung man siya blink away. Makakabasag kaya sila ng racks, I think kaya. And nakuha si Slatems doon mga kaibigan. Hindi pa gumagawa ng play dates Illich, hindi siya nakapag-skewer ng kalaban. Flash siya nakukuha. Pero kasi may mga cheese and the ages pass dito yung Blacklist. Going for Megas na nga sila. Actually, mayroon pang isang barracks pala sa taas, ano? Oo. Na natitira, hindi ko napapansin. Pero kailangan mag-ingat, nag-run off na yung chemical rage. Cooldown lang ulit, di ba? Force nila yung buyback dito yung Earth Spirit. And 1 minute, paggabi na rin. Antay-antay lang tayo, patience lang for Blacklist. Slowly but surely. Di ba? Minus 1 pa rin naman dito eh, yung side ng boom dito. And talagang beneficial yung ano, Book of the Dead, Jay. May aura kasi yun eh. And ano to, Force Boots for Eye Leech. Okay. Or parang masabi natin 4 stop, Giant's Ring naman for Abid. Naku po, 6-3 buhay. Paano papatay yung ganitong kalabaw na item for Abid? Uh-huh. Watching kami ngayon dito sa barko. Pa-shoutout Maria Topic and happy viewing kay Boss Rodmel. Nasa barko ka pala, boss. And 20 seconds pa, wala na ages dito. 30 seconds naman magagabi na. Uh-huh. Ayun na, nagpagabi na. And babasag sila dito. There's the Hortos but immediate counter. Gamit nga yung Wind Waker and the Rage Cut. Bursted mga kaibigan from zero. I mean from 100 to 0 yung buhay niya dun real quick. And pero, now Palos na lalaban. Tinatry i-man fight dito ni Pakas in the mist RP Julius Illich. Nakapag-dagroad pa nga. Kinansel lang ata yung pangalawa dun. I don't know. Pero eto na yung pangalawa. Hindi niya ma-hortos-hortos. Refresher will be used. Another skewer and RP if ever. Aabuti kaya sa fountain. Pero napakakunat kasi nito target ni Abed. Wala sila mahanap ng perfect target and Slatems, there's gonna be a dieback kung sakali. Pero mayroon pala, Bando, ayun ang dieback mga sir. And lalabot pa kaya, Pakas, MJZ yung target, yung kanyang former South American na tropa. Pero wala na mamatay rin. Mapag-regenerate, wala na, titigas na nung tropahang Blacklist, Julius. MVP yung lubog ni MJZ doon kay Palos, killable si Palos eh. And natanggal naman nila yung Aegis ni Palos, pero for the second life, kulang na sila ng tao. Ayun dito. Ayun na naman! Wala nang RP ang Julius, keyword na lang pinakamagagawa ni Illich. And sa likod, Pakas, that's Magnus down. Pakas will fall dito, he has Lincoln, pero... And GG's call. Tinawag na. And what a play by Blacklist, yung last clash na yun. Hindi, wala na RP nung una. Yung una nga, yung pangalawa, kinansel niya. Yung tumupam siya sa pangalawa. Ang masabi natin, Magnus, Magnus. Tumupams. Pero hindi, ang MVP talaga, yung mga yules ni Abid. Boss baby muna, isang mabilis lang. Oh, boss baby. Tumalong yung RP,
Jules de Abed, and Siyempre, Atin ng Gabi. Atin ng Gabi by Hebabi. Atin ng Gabi by Hebabi. Atin ng Gabing ito. Kung may MVP naman dito, Gabi or ano lang yan, Gabi or Abed, pero bigyan natin kay Gabi. Grabe yung performance si Gabi rito. Sobrang beast performance para sa kanya. 16 puro. Yup. Tipo naman yung Night Stalker, talagang binuhat niya. And siya nga ang ating match MVP. Mga kaibigan, Gumora sa Gabi. Gumora sa Gabi. Gumora si Kuya Atin ng Gabi. Atin ng Gabi. Atin ng Gabi. Heb. By Heb Gabi. Heb Gabi. Eh siya ang ating player of the game. Napaka solid performance. Solid performance by Gabi. Eh na nga, at least paano na all one nila yung serye natin. And syempre panalo yung bet natin doon by 1x bet. Eh syempre guys, up next natin napakatinding mga matchup, Tundra versus Extreme, mga sir. Yan yung next laban natin. 15 minute break lang yan, Julius. Bakbaka na ulit tayo. Isang isang two pumps muna para, I mean, Boss Baby. Nanalo eh. Ang masabi natin, Heb Abi. Sheesh! Heb Gabi lang. Heb Gabi. Ayun o. Boss Baby. Boss Baby. Oh, oh, oh. Yung wiggle, parang Jollibee moves. Nag-mascot siguro to si ano, feeling ko. Busky mo dati. Ganun yung moves ni Jollibee, yung gumaganon-ganon lang, di ba? Malaki yung baywang eh. Ay, malaki yung baywang. Pero so, short break lang tayo mga sir. Balik tayo sa gay series number 2. Diyan lamang kayo. Don't go anywhere. Magbabalik kami. Promise Dagger out. Nanalo ko sa sports at esports betting. So, next bet? Oh naman, meron lahat. Meron lahat? Merong bonus! Manalo matalo, sama-sama tayo! Panalo, easy kaya! Hey, babe, di ba sabi ko sa'yo, alis tayo? Eh, ano pong hinihintay natin? Tara na! Meron tayong up to 7,800 bonus, dedicated mobile app, and self-cash in and self-cash out. Dito lang sa 1xBet. Refresh ka muna. Mga sir, nagbabalik na nga ulit yung WX Points. Gusto mo bang manalo habang nanonood? Madali lang yan. Tumutok at hulaan ang bawat tanong na lalabas. Ang bawat tama na hula ay may katumbas na puntos. Sa dulo, kung sino ang pinakamaraming may tamang hula, siya ang mananalo. Marami-rami ang naghihintay na papremyo para sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, baka kayo na ang sunod na manalo. Mag-enjoy habang nanonood ng mga laro, dito lamang yan sa Kuya Nick. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity
even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Nanalo ko sa sports at esports betting. So next bet? Oh naman, meron lahat. Meron lahat? Merong bonus! Manalo matalo, sama-sama tayo! Sabi ko sa'yo, alis tayo. Eh, ano pong iniintay natin? Tara na! Meron tayong up to 7,800 bonus. Dedicated mobile app and self-cash in and self-cash out. Dito lang sa 1xBet. Refresh ka muna. Mga sir, nagbabalik na nga ulit yung WXC Points. Gusto bang manalo habang nanonood? Madali lang yan. Tumutok at hulaan ang bawat tanong na lalabas. Ang bawat tama na hula ay may katumbas na puntos. Sa dulo, kung sino ang pinakamaraming may tamang hula, siya ang mananalo. Marami-rami ang naghihintay na papremyo para sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, baka kayo na ang sunod na manalo. Mag-enjoy habang nanonood ng mga laro. Dito lamang yan sa Puyanik. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost,
and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Nanalo ko sa sports at esports betting. So, next bet? Oo naman, meron lahat. Meron lahat? Merong bonus! Manalo matalo, sama-sama tayo! Sabi ko sa'yo, alis tayo. Eh, ano pong iniintay natin? Tara na! Meron tayong up to 7,800 bonus. Dedicated mobile app and self-cash in and self-cash out. Dito lang sa 1xBet. Refresh ka muna. Mga sir, nagbabalik na nga ulit yung WX Points. Gusto mo bang manalo habang nanonood? Madali lang yan. Tumutok at hulaan ang bawat tanong na lalabas. Ang bawat tama na hula ay may katumbas na puntos. Sa dulo, kung sino ang pinakamaraming may tamang hula, siya ang mananalo. Marami-rami ang naghihintay na papremyo para sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, baka kayo na ang sunod na manalo. Mag-enjoy habang nanonood ng mga laro. Dito lamang yan sa Kuya Nick. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer,
which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Nanalo ko sa sports at esports betting. Sonix Bet! Oo naman, meron lahat! Meron lahat? Merong bonus! Manalo matalo! Sama-sama tayo! Sabi ko sa'yo, alis tayo. Eh, ano pong iniintay natin? Tara na! Meron tayong up to 7,800 bonus. Dedicated mobile app and self-cash in and self-cash out. Dito lang sa 1xBet. Refresh ka muna. Mga sir, nagbabalik na nga ulit yung WXC Points. Gusto bang manalo habang nanonood? Madali lang yan. Tumutok at hulaan ang bawat tanong na lalabas. Ang bawat tama na hula ay may katumbas na puntos. Sa dulo, kung sino ang pinakamaraming may tamang hula, siya ang mananalo. Marami-rami ang naghihintay na papremyo para sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, baka kayo na ang sunod na manalo. Mag-enjoy habang nanonood ng mga laro. Dito lamang yan. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce,
and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Nanalo ko sa sports at esports betting. So, next bet? Oo naman, meron lahat. Meron lahat? Merong bonus! Manalo matalo, sama-sama tayo! Sabi ko sa'yo, alis tayo. Eh, ano pong iniintay natin? Tara na! Meron tayong up to 7,800 bonus. Dedicated mobile app and self-cash in and self-cash out. Dito lang sa 1xBet. Refresh ka muna. Mga sir, nagbabalik na nga ulit yung WXC Points. Gusto mo bang manalo habang nanonood? Madali lang yan. Tumutok at hulaan ang bawat tanong na lalabas. Ang bawat tama na hula ay may katumbas na puntos. Sa dulo, kung sino ang pinakamaraming may tamang hula, siya ang mananalo. Marami-rami ang naghihintay na papremyo para sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, baka kayo na ang sunod na manalo. Mag-enjoy habang nanonood ng mga laro. Dito lamang yan. Sa Kuya Nick. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement.